sa parehong gipit sa pera. Nagkasundong magpakasal si Nofor at Isabel para makuha ng lalaki ang mana nitong pera mula sa namayapang lolo. Hindi sila magnobyo at lalong hindi rin nila gusto ang isa't isa. It was just a marriage for convenience. Isang taon ng kasunduan nilang pagsasama sa iisang bubong. Ngunit papaano sila tatagal sa isa't isa? Gayong unang pagkikita pa lang nila noon, bad trip na si Isabel sa lalaki. Mantakin mong tinawag siya nitong boy noon? At lalo pa naging komplikado ang kanilang sitwasyon. Nang sumulpot ang stepsister niya na si Jillian, na ginawa na yatang mission sa buhay ang pang-aagaw ng lahat-lahat ng pag-aari niya. But this time, dadaan muna sa ibabaw ng kanyang bangkay si Jillian bago nito maagaw ang asawa niya. Chapter 1. Nalulumo si Four kasama ang kaibigang si Alan nang masilayan ang damage na dulot ng malakas sa bagyo ng nakaraang gabi. Matindi ang pinsalang tinamon ng Legend Beach Resort and Surf Center. Sira ang lahat ng first class cottages at picnic gazebos nila sa gilid ng dagat. Pati na rin ang center kung saan sila nagkoconduct ng short classes para sa training ng mga surfer wannabes. Nagdulot ng mapanirang sea surge ang bagyo at hinagupit ng todo ang mga infrastructure sa gilid ng dagat. Buti na lang at medyo malayo sa dalampasigan ng kanilang restaurant at opisina. Hindi nadali ang mga yon. At mabuti na rin at sinara nila ang resort bago dumating ang malakas sa bagyo. Nakaligtas pa sila sa responsibility na maaring sapitin kung nagkataong may guest sa paligid ang nasaktan o namatay. Tol, ano na gagawin natin? Tanong ni Alan. Kapag nakasuot ng kapote at magkatabi silang nakatayo sa dalampasigan sa gitna ng ulan. Hindi ko alam, Tol. Malaking halaga ang kakailanganin para i-rebuild yung resort. Sagot niya. Mabilis siya nagkwenta sa utak, ngunit napailing siya sa resulta. There was no way na kakayanin nila ni Alan na ipatayo muli ang gazebo, cottages at ang center. Hindi basta-basta ang kanilang cottages. Moderno ang pagkakagawa ng mga yon. Makabago ang mga amenities at pinaayos pa nila sa isang interior designer ang loob at pinalandscape ang facade. Nahilot niya ang noo at halos wala nang natitira sa kanyang kaha ng legends, kundi pampasweldo sa mga tauhan. Nagamit nila ibang pera sa pagpapa-expand ng kanilang restaurant nitong nagdaang buwan lamang. Naisip niyang gamitin ang kanyang personal savings, ngunit kulang pa rin yun kung sasumahin lahat ng gagastusin nila. Gusto rin niya nakausapin ng kanyang mga magulang upang humingi ng tulong pinansyal, ngunit nanaig ang pride niya. Si Four ang may kagustuhang magtayo ng business halip na tumulong sa pamahalaan ng chains of bookstores na pag-aari ng mga magulang niya. Dapat resolbahin niyang mag-isang problemang to. Napatingin siya sa kaibigang tila malalim din ang iniisip. Alam niyang hindi rin to hihingi ng tulong sa amang real estate broker na nakatira sa United States. Tulad niya, matigas din ang ulo ni Alan. Nagpaiwan nga ito sa Pilipinas at hindi sumunod sa ama at kapatid na nasa California. Tol, mag-loan kaya tayo sa bangko? Question nito. Alam mo namang napakalaki kung magbigay sila ng interest. Tanggi naman niya. Nang may maisip siya, paano kung kunin na niya ang pamana sa kanya ng yumaong lolo niya? Pero malabo. Nakasaad sa last will and testament ng kanyang abuelo na makukuha lamang niya ang 25 million pesos na mana niya kung may asawa na siya. After 1 year, nakasal na siya. Sa ngayon, wala pa siyang balak mag-asawa. At kahit meron man, wala pa siyang girlfriend na pwede niyang pakasalan. O mas tamang sabihing wala na. 2 years na rin mula na maghiwalay sila ni Miley, ang huling naging girlfriend niya. Paano siya magkakapera? Samantala, nalulumong nagkwenta si Isabel gamit ang calculator ng kanyang cellphone. Sumakit ang ulo niya sa resulta. Ilang beses na siya nagkukwenta, ngunit ganun pa rin ang kinalalabasan. Tumayo siya mula sa sofa at lumapit sa glass window ng kanyang apartment sa Los Angeles. Isang buwan na nakalipas,
nang pagbintangan siya ng kanyang stepmother na si Roxanne na nagnakaw sa kaha ng restaurant na pagmamayari nito. Siya ang manager ng Kawali, isang Filipino restaurant sa LA. May nawala raw na halos $200,000 sa kaha ng restaurant at siya ang pinagbibintangan nito. Ayon sa madrasta, na obvious namang kinasapakat ng fiancé and accounting department. Ginawa raw niya ang pangungupit sa loob ng 4 na taon na pamamahala niya sa restaurant. Of course, hindi siya umamin. Pero dinaya ang financial records ng restaurant at pinalabas na may mga unaudited expenses na siya lang ang pupwedeng may gawa. Nabigo siyang patunayan na mali ang bintang sa kanya. Pati ang kanyang ama ay hindi naniwalang inosente nga siya. Wala siyang nagawa, kundi ang bayaran ng kanyang stepmother. Kaysa magdemanda to. Pero mahigit kalahati pa lang ang ibibigay niya. Said na ang savings niya. Tinanggal siya sa restaurant at pinalit ang kanyang stepsister na si Jillian sa kanyang pwesto. Hindi pa siya nakakahanap ng bagong trabaho since ang pangit ng working record niya. Terminated siya for misconduct. Mahina siyang napahampas sa bintana. Alam niyang 2 birds in 1 stone ang ginawa sa kanya ni Roxanne. Una, gusto siyang kwartahan. Maluhos sa katawan ng hitad, mahilig sa alahas at magagarang damit. Mahilig din itong magsugal. Kaya nga nauwi sa kanyang pamamahala sa restaurant. Wala nang panahon ng madrasta niya sa negosyo dahil sa extracurricular activities nito. Pangalawa, alam niyang gusto ni Chile na palitan siya sa pwesto sa restaurant. Nagsawa na rin siguro to sa pagtira malapit sa mga studios, Hollywood, at pag-audition para maging artista o model. Wala tong natanggap na anumang offer. Matagal nang halata ang insecurity sa kanya ng anak ni Roxanne. Ano magagawa niya? Nagkataong ipinanganak siyang batangkad. May kaputian at makinis ang balat. Balingkinita ng katawan at maganda. Dagdag pa na matalino siya. She has a degree in hotel and restaurant management, samantalang si Jillian, pahirapan pang makapasa sa high school. Lahat ng mga guys na gusto niyang siyang i-date ay sinusulot sa kanya ng babae. But she didn't mind it. Dating was the least of her concern. Sabihin ng no boyfriend since birth siya. Pero masaya siya sa lifestyle niya sa Amerika. She lived in a nice apartment overlooking the beautiful beach. She drove a red Lexus convertible and she went out with her friends and enjoyed Saturday shoppings and bar hoppings. Pero nanganganib nang mawala sa kanya ang lifestyle niya ngayon. Papaubos ng natitira niyang savings para sa everyday basics niya. Ang mahal pa ng upa sa tinutuloy niyang apartment. At kailangan niyang ibenta ang kanyang kotse para pandagdag sa babayarang utang. And soon, she needed to transfer to a smaller and cheaper apartment unit to save on rent. Christ! She couldn't believe her stepmom and stepsister would go this far para pabagsakin siya. They always hated her. Naramdaman niya yon ng araw na ipakilala ng kanyang ama si Mr. Dario Austria. Ang mga to sa kanila magkapatid. Maybe, it would have been better kung nanatili na lamang siya sa Pilipinas. Gaya ng kanyang nakatatandang kapatid na si Alan. Her mother died when she was 9 years old. Brain aneurysm daw ang sanhi ng pagkamatay nito. When she was 16, her father married Roxanne, isang Filipina na naging American citizen at diborsyada. Dahil minor pa siya noon, kasama siya sa petisyon ng madrasta. Nagpaiwan ng kuya niya na nasa 4-year college na noon at mas kinustong magpatayo ng beach and surfing resort sa kanilang bayan sa La Union nang matapos sa kolehiyo. Maya-maya ay kausap niya sa telepono ang kanyang ama. As usual, topic nila ang issue sa restaurant and as usual, ayaw siyang paniwalaan nito. Dad, I didn't do it. For the 9th time ay tanggi niya. Nagsisituli siyang sagutin ng tawag nito. Whatever, Isabel. Kailangan mo pa rin bayaran ang nawalang pera. Obligasyon mo ang bantayan ng restaurant at ang kaha. At kahit hindi pa ikaw talagang kumuha sa nawawalang pera, kasalanan mo pa rin ang nangyari.
because you let it happen. Hindi ka naging responsable sa posisyong binigay sa'yo ni Roxanne. Sermon pa nito. Binigay niya lamang naman ang posisyong yun sa akin because you ask her to. Yes. And now, pati ako nasisisi tuloy dahil sa kapabayaan mo. The restaurant needs the money as soon as possible, Isabel. Napailing siya. Even if I sell my car, baka $50,000 pa rin ang balance ko. At saan ako kukuha ng ganun halaga, Dad? I can't help you with this. Duh. Like she was expecting him to help her? Sige na, Dad. Paalam din niya sa ama. May gagawin pa ako. Magbibenta ng kaluluwa. Pakapala na akong pakapala ng mukha. Pero wala nang ibang choice si Four kundi ang lumapit sa kanyang pinsan na si Travis. Nakuha na nito ang mana nito mula sa kanilang namayapang lolo nung nakaraang taon. Baka meron pang natitira sa pera nito. Ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa labas ng gate ng bahay nito. Pipindot sana siya sa doorbell nang nakita niyang bukas ang gate kaya pumasok na siya. Madadaanan ng isang magandang hardin bago ang bahay ni Travis. Dumaan siya sa ibabaw ng isang Japanese bridge. Pagkuwari ay napatigil lang may marinig siyang ingay na nagmumula sa gitna ng mga halamang namumulaklak. What the hell? Lumapit siya sa halamanan at nagulat siya sa nasaksihan. Oh my God! Natatarantang nag-iwas siya ng mga mata. He saw his cousin making out with his wife in a garden stool. Okay, maybe more than just making out. They were in the verge of having sex. Four? Narinig niyang bulilas ng pinsan. Sa periphery ng kanyang paningin ay nakita niyang dali-daling umalis ang asawa nitong si Phoebe sa kandungan nito at isinaraan nakabukas na blouse. I'm sorry. Naiyang apology niya. Ngingiti-ngiti namang tumayo si Travis. What brought you here? At bakit hindi ka malang nagpasabi? Ay... Hindi siya makatingin ng diretso kay Phoebe na namumula ang mukha sa matinding hiya. Hi, Four. Maya-maya ay bati ng babae. Hi. Maiwan ko muna kayo. I-check ko lang si Heaven at magpiprepare ng snacks. Paalam nito. Napasipol siya nang makalayo sa kanila si Phoebe. Insan, may balak ba kayong sundan agad si Heaven? Abay 6 months pa lang siya ah. Tumawa naman si Travis. Actually, naigit siya sa nasaksihan kanina. He could not remember the last time he got laid. He dated several women after his breakup with Miley pero lately, for some reason ay nakasawaan na niya na gawin yun. Matagal-tagal na rin palang wala siyang sex life. Maya-maya ay sinabi niya ang pakay sa pinsan. I still have 5 million pesos left in the bank. But sad to say, Four, nakabudget halos lahat yun para sa pagpapatayo ko ng malaking dental clinic sa Manila early next year. Nalumo siya. Buti pa kanyang pinsan, dumadami ng branches ang dental clinic nito. Samantalang yung negosyo niya, sinabotahe naman ng kalikasan. But actually, I can lend you the 10 million if you can pay. Maybe after a year. Pwede ko namang i-postpone ang pagbili ng mga kagamitan sa clinic at na pagbubukas na yun. Ang hindi ko lang pwedeng i-postpone ay yung pagpapatayo ng clinic. May kadil na kasi ako na construction company. Umiling siya. Hindi ko basta mababawi ang halagang yun sa loob ng isang taon lang. Pinsan alam mo naman ang business ng resort. Eh bakit kasi hindi ka na mag-asawa? Makahuligan ang ngiting sabi nito. In that way, nakukuha mo ang iyong mana after a year, then mababayaran mo na ako. Alam mo naman na wala na kami ni Miley. Saka kahit nobya pa niya to ngayon, hindi niya yata nakikitang iaharap niya to sa altar. Jeez, paano ba naging sila ni Miley nun? Ang alam niya ay pareho silang lumaki sa isang village kaya lagi sila na nakikita. She always wanted him and he knew it. Then kamukat-mukat niya, nagdi-date na sila nito. Their relationship lasted for almost a year. Noong una ay nag-enjoy siya sa atensyong binibigay sa kanya ng dalaga. But then she became too possessive and a nagger.
so he decided to call it quits. Isa pa, mula nang maipatayo niya ang bahay sa La Union, madalang na lamang siyang nauuwi sa bahay ng mga magulang sa Manila. And Miley couldn't stand the distance between them. Kaya lalo pa itong naging clingy sa kanya. Alam mo bang pinakasalan ko lang noon si Phoebe para makuha ang mana? At muntik na siyang mahulog sa kinuupa ang silya. Hindi niya inaasahan ang narinig mula kay Chavez. How could he use someone as beautiful and nice like Phoebe para lang makuha ang mana mula sa kanilang lolo? Hey, don't give me that look. Natatawang sabi nito. I love Phoebe and I really wanted to marry her kahit panandalian lamang. So it was like shooting two birds with one stone. Pero nung panahong yun, she didn't know I was in love with her. I was about to let her go when she told me na mahal din niya pala ako. He shrugged his shoulders. So, here we are. Wow, he was so damp and views deep inside. 4. Pwede kang humanap ng babaeng pakakasalan para makuha mo ang mana pagkatapos ay hihiwalayan. That's what I did. Kinasapakat ko si Phoebe na makasalan ako. And she did it because gusto niyang iwasan doon ng ex-boyfriend niyang asawa ng kanyang younger sister na patuloy pa rin humahabol sa kanya. Ang lapad ng ngiti nito. Hindi nga lang kami naghiwalay. Saan naman ako hahanap ng babaeng papayag magpakasal then makikipaghiwalay after a year? Mahirap nga yan. Lalo na sa panahon ngayon, baka ayaw ka nang hiwalayan ng girl dahil sa pera mo. Exactly. But you can do what I did. I choose to marry Phoebe not only because I was so in love with her that time, but because I knew she wouldn't be running after my money. Ayaw niya sa akin nun. I even had to be bribe her 2.5 million pesos na inayawan naman niya. And you're saying? Find a girl na alam mong hindi ka type at hindi ka gagapangin sa gabi para magpabuntis. Bigyan mo siya ng, say, 10% sa mamanahin mo. At saan siya maghahanap ng ganun? Knowing people these days, baka nga magpabuntis pa sa kanya ang sinimang babaeng pakakasalan niya upang matali lamang sa kanya. Correction, sa pera niya. Ang hirap yata niyan, pinsan. Alam mo namang lahat ng babae type ako. Tumatawa niyang sabi. Well, then I'm afraid I can't help you for. I'm sorry but I really need the 10 million next year. Seryosong pahayag ni Travis. Samantala, gamit naman ng naipong Sky Mile sa pamamasyal sa buong Amerika, umuwi si Isabel sa Pilipinas. Balak niyang gamitin nun ng Sky Miles na yon para sana magpunta sa Egypt. Ngunit parang ice cream na natunaw sa gitna ng disyerto ang pangarap niyang yun. She gave up everything in Los Angeles. Her apartment, her car, na hininging kabayaran ni Roxanne na ibinigay naman niya kay Jilin. She even sold her appliances, furnitures and jewelries and even most of her clothes para may maibayad lamang sa kanyang madarasta. Ngunit kulang na sa $40,000 pa din ang dapat niyang bayaran. And that Roxanne, she just wouldn't stop pestering her for the money. Kasabot pa nito ang anak. She was desperate and too burnt out for their crap. Dahil doon ay nagpansya siyang umuwi muna ng Pilipinas upang magpalamig. At maghanap na rin ng pera. Maybe she could sell her part of the land in Laguna na minana nila ng kanyang kapatid mula sa namayapang ina. Pero sino naman kaya ang bibili niyon sa panahon ng krisis? Napabuntong hininga siya habang naglalakad palabas ng airport. Sa lahat yata ng pasahero sa eroplano, siya lang ang hindi excited mauwi sa bayang sinilangan. As in, ipapalakpakan pa ang lahat pagdating ng eroplano sa NIA. Nag-commute na lang siya patungo sa San Juan, La Union. At pagkababa niya sa isang bus stop sa downtown ay sumakay siya ng tricycle papunta sa Legends, ang beach resort and surf center na pagmamayari ng kuya niya at ng kaibigan nito. She got more depressed nang masilayan niya ang damage na dudulot ng bagyo sa gilid ng dagat. Kaya pala lukot na lukot noon ang mukha ng kuya niya nang ibalita nito ang nangyari sa kanya sa Skype. Napaiding siya. Pareho pa yata sila ng diliman ng kanyang kapatid ngayon. Pera.
Nagulat naman si Alan pagkakita sa kanya sa labas ng opisina ng The Legends. Isabel? Tila di makapaniwalang bulalas nito. Hi kuya, mahinang sabi niya. Yumakap siya rito. Ang tagal din nila na hindi nagkita. Mahigit 8 years na rin pala. My God! He kissed her forehead and then her cheek. Ano ginagawa mo dito? Bakit hindi ka malang nagsabi sa akin para nasundo sana kita sa airport? Kaya ko namang bumiyahe mag-isa pa uwi dito, kuya. Inakay siya nito sa loob ng opisina. Hila-hila ang malalaking maleta niya. Kumain ka na ba? Tumango siya. Kumain ako sa isang bus stop sa season. At pinasadaan siya nito ng tingin. Look at you! Laki-laki mo na! You were just a teenager nung umalis ka dito. Ngumiti siya. Nakikita nga sila minsan ng kapatid sa internet. Pero iba pa rin pala ang hitsura nila in person. Gumawa po ang kapatid niya. At pumayat. What happened to you? Nagkaroon ka ba ng mga bulate sa chat at pumayat ka? Tumawa to. Hindi ka pa rin nagbabago sa pagkakamahadera mo? Mana lang ako sa'yo, mahadero. Pumasok sila sa office space ng kapatid at ng kaibigan nito at nahahapo siyang umupo sa couch doon. May problema ba, Isabel? Usisa ni Alan. Damn, he was perspective. Well, kadugo niya to at may bond sa pagitan nila. Of course, in some weird natural way, nasisense itong may bumabagabag nga sa kanya. Kasi kuya, nagtungo siya ng ulo at tumabit sa kanya. What's wrong? Hindi siya umimik. Hindi niya alam kung paano umpisa ang ikwento sa kapatid ng lahat. I'm broke, nasabi na lang niya. This time, mapakla na ang timpla ng tawa nito. Welcome to my world. You don't understand, kuya. I lost everything. My apartment, my car, everything. Kumunot ang noo ni Alan. At noon siya nagpa siya na magkwento sa kapatid. Chapter 2. Lulugulugong bumalik ng San Juan, La Union, si Four. Nagpa siya muna siyang huwag magpunta sa Legends o tawagan si Alan upang ipamalita ang kabiguan. Nanatili siya sa kanyang bahay hanggang humapon. Na makaramdam siya ng gutom ay nagpa siya siyang tumuloy sa restaurant ng resort at doon kumain. Hindi pa pala siya nananghalian at pasado alas 3 na ng hapon. He looked around. Pakaunti na ng pakaunti ang mga taong kumakain sa restaurant nila. Ngayon pa naman nag-resign ang manager niyon. He and Alan have to do something or they would be forced to lay off some of their employees. At ayaw niyang mangyari yun. Mahal niya ang kanyang mga tauhan. Para ng pamilya ang turing niya sa mga to. Kailangan na niyang kumilos sa lalong madaling panahon upang maipasaayos ang lahat. Malapit na ang surfing season at balak pa naman nilang mag-hold ng beach volleyball at surfing competitions. Lumabas siya ng restaurant at naglakad patungo sa kanilang opisina nang may mamataan siya sa buhanginan. A girl in a sexy two-piece red hot bikini was sunbathing. Nakatihaya to sa isang malaking beach towel na nakalatag sa buhangin. Dali-dali siya nagpunta sa loob ng opisina upang kumuha ng telescope. At mula sa porch ay pinagpiesta niya ang mga mata sa magandang tanawin. The girl was extremely sexy. Pamatay ang long and shapely legs nito. Walang bakas ang anumang taba ang katawan nito. Flat ang tiyan at maliit ang bewang. And her breasts, they were firm and full. Ipinokus niya muna sa mukha nito ang kanyang paningin. The girl's lips were full. She had a cute little nose, high cheekbones, at hindi lang niya masilayan ng mga mata nito dahil sa suot na oversized sunglasses. Uy, anong iniispatan mo dyan? Pukaw ni Alan. Tol, may babae doon oh. Ang sexy! Sabi niya na ni hindi binababa ang telescope. Patingin nga, sabi nito. Ayoko nga, nauna ako. Akin yan. Parang batang pinagdamot ang laruan na sabi niya. Patingin nga. Nag-agawan sila sa telescope. Nanaig naman si Alan.
Ilang saglit din itong si Milip sa instrumento. At nagulat na lang si Four nang dagukan siya nito bigla. Gago ka pala eh! Kapatid ko yan! Singal nito sabay hampas sa dibdib niya ng telescope. Kapatid mo? Sino? Si Isabel? Sino pa ba? Napaisip siya. Isabel? Pero ang natatandaan niyang Isabel ay isang patpating teenager na maikli ang buhok at flat ang dibdib. Mukha yung lalaki na napagkamalan pa nga niya itong kapatid na lalaki noon ni Alan. Sigurado ka, Alan? Gago. Mura ulit nito. Don't you ever let me catch you staring at her body again? You understand? Mas malaki nga sa akin pero babangasan ko pa rin ang pagmumukha mo. Nagtaas naman siya ng mga kamay. Wow, chill out man. She's off limits for... Diin pa nito. Okay, okay. Banas na sabi niya. Kung magsalita ka para naman akong hayok na hayok sa mga babae ah. Pagkuhan, ihinampo niya. Nakilala niya si Alan sa Baguio City campus ng Universidad of the Philippines. Classmate sila nito noon sa kursong BA Social Sciences. Natuklasan nila na pareho silang mahilig sa surfing. Doon na sila nag-umpisang maging magkaibigan. Na magtapos sila sa kolehiyo ay nagpasya silang magpatayo na lamang ng resort and surfing center imbes na magtrabaho at gamitin ang kanilang kurso. They both didn't want to have a boss. Pareho silang matigas ang ulo para sumunod sa sino mang superior sa kanila. Nang unti-unting nagtatagumpay ang negosyo nila, nagpasya siya na magpatayo ng sariling bahay malapit sa tirahan ni Alan. He loved this place. It's laid back, quiet and safe. Dito niya nais magtatag ng pamilya balang araw. Ibinalabal naman ni Isabel sa katawan ng isang makulin na sarong bago dinampot ang towel sa buhangin. Naglakad siya patungo opisina ng resort upang yayain ang kapatid na mag-snack. Hi! Napahinto siya sa lalaking bumati sa kanya bago pa man siya nakatuntong sa porch ng office. The man was tall, lean and tan. His hair was a bit long and wild, like those Korean and Japanese actors. Teka! Tinanggal niya ang suot na sunglasses at muling tinignan ng pababa pataas ang kaharap. Four? Herona? Tatango-tango na bigkas niya sa isip. Ngiti-ngiti ito sa kanya. Nice to see you again, Isabel. Wait, mali at ang tawag mo sa akin. Di ba madalas mo akong tawaging boy noon? Tandang-tanda niya ang unang pagkikita nila noon ng lalaki. She was 15. Sabado noon at kagagaling lang niya sa practice ng volleyball sa school para sa kanilang intramurals. Nakasuot lang siya ng short at t-shirt, pawisan at gulong-gulo ang maikling buhok. Naabutan niyang nakatayo sa tapat ng kanilang gate si Four. May hawak na surfing board at animay kanina pa pindot ng pindot sa doorbell. Nahiya siyang tanungin kung anong kailangan nito. She just stood there, her eyes stuck on his handsome face. First time niyang makakita noon ng pagkagwapo-gwapong nilalang at parang namatanda siya sa harap nito. Pero saglit lang ang mala special effects sa pelikulang pagsulpot ng mga stars at hearts sa kanyang mga mata. Nabura lahat yun na magsalita ang lalaki. Boy, nandyan ba si Alan? Tanong nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya pagkarinig niyon. Instantly, naging pagkapangit-pangit na halimaw ang lalaki sa kanyang paningin. Pinaningkita niya to ng mga mata at pinamayawangan. Excuse me, pero babae po ko. At ewan ko kung sang lipalip na naman nagsuot ang kuya ko. Angil niya. Mula noon, kinainisan na niya to the highest level ang balasubas na to na kaibigang matalik pala ng kapatid niya. Aba, minsan pa nga, tinanong pa siya nito kung tuli na raw ba siya at nakapalda siya. The nerve! Lagi sila nagbabangayan nun kung napupunta sa kanilang bahay si Four. Pangit ang tawag niya dito nun. Pagkalutong-lutong namang boy ang tawag dito sa kanya. Pinaglakbay ni Four ang paningin sa katawan niya at wari niuhubaran siya ng mga mata nito. Excuse me, pangit, but you're blocking my way. Sabi niya at bahagya patong binangga sa balikat. Ngunit muli siyang natigil sa paglalakad na magsalita to. Dalaga na pala si boy? Lumingon siya rito at nandilisik ang mga mata. Kung pwede lang sanang makapatay ng paningin,
how she wished na makita niyang mangisay sa harap niya ang preskong lalaking to at malagutan ng hininga. Nakangisi naman to. Iba talaga ang nagagawa ng Amerika, no? Mas advanced talaga sila ron sa cosmetic surgery. Why you? Umusok ang nostrils niya. Wala akong binawas o dinagdag sa katawan ko, for your information. Ah, okay. Pero ang ganda ng buhok mo ah. Bagay pala sa'yo ang long hair. Hawig mo na si Ka, Freddy Aguilar. Nangiinsultong tumingi siya sa kabuuan ng mukha nito. At ikaw naman, I think kailangan mong magbago ng hairstyle. Hindi bagay sa iyong buhok mo, dude. Gurang ka na masyado para sumali pa sa F4. Tumawa lang ito at inisimira niya to bago pinagpatuli ang naunsyaming pagpasok sa opisina. Sinadya niyang lalong pa-sexy ng paglalakad nang maramdamang nakapako pa din sa kanya mga mata ni Foy. Iniindahid niya lalo ang balakang sabay flip ng kanyang buhok. That's right, pangit. Give your eyes a feast on this body dahil hanggang tingin ka lang sa akin. Tol, halos wala nang kumakain sa restaurant. Ani Allen kay Four. I can see that, sabi niya at umiwas ng muling ilibot na paningin sa loob ng kainan. Gusto niyang isiping matumalang ang kanilang customers ngayon dahil tagulan pa. But he would be lying to himself. Kahit maulan ay madami pa rin tao nagpupunta sa kanilang resort, especially surfers. Dahil mas mataas ang alon sa dagat pag panahong ganito. But now, halos wala nang dumadayong surfers galing sa ibang lugar. Paano wala nang matutuli ng mga to sa kanilang resort? Since sira ang lahat ng kanilang mga cottages. Hindi na rin sila makapagpaturo sa mga gustong magtuto ng surfing dahil damage ang surf center. They can be out of business. Gagawin niya ang anuman upang maisalba lamang ang kanilang negosyo. Willing akong ibenta ang lupang mana namin ni Isabel Tol, sabi ni Alan. Kahit kailan, pareho talaga sila na mag-isip ng magkaibigan. Pero malaki na ang 1,000,000 share ko doon. Isa pang mahirap maganap ng buyer sa panahong to. Gusto ko sanang 100,000, pero mas maliit ang pera makukuha namin ng kapatid ko. Papahig ba kaya si Isabel na ibenta mo ang lupa niyo? Bumuntong hininga to. May malaki ring problema sa pera ang kapatid ko. Pinigbintangan siyang nagnakaw ng malaking halaga sa restaurant ng stepmother namin. She still owe them almost 2 million pesos. At isang ideya ang kumislap sa kanyang isip. How far would your sister go para lang magkapera siya ngayon, Alan? Tumawa to. Kung pwede nga lang daw 100,000 niyang kaluluwa niya eh. What if she marries me? Isang batok naman ang sagot nito sa kanya. Teka lang naman, Tol. Angal niya. Masyado ka talagang bayolente. Magpapaliwanag ako. Sinabi niya rito ang panukala sa kanya ng pinsang si Chavez. So you were saying, magpapanggap kayo mag-asawa ng kapatid ko para makuha mo ang mana mula sa lolo mo after a year? Tanong ni Alan nang matapos ang paglalahad niya. It should be a real wedding, Tol. Hindi pwedeng ipeke dahil tsak na madidiscover yun ang abogado ni Lolo. Pero maghihiwalay din kami once na makuha ko na ang mana. Saglit na natahimik ang kaibigan niya at nagsalita siya ulit. I can instantly give Isabel her 10% share of my inheritance pag binigay na sa akin ni Travis ang hinihiram kong pera. There will be 7.5 million na matitira sa akin. In addition to our personal savings na gagamitin natin sa pagbangon muli ng resort, I wish there could be another way. It'll be your sister's decision this time. Tol, pare-pareho tayong makikinabang kung papayag siya. Hysterical naman si Isabel ang ibalita sa kanya ng kapatid na pinag-usapan nito at ni Four. Magpapakasal ako kay Pangit? No freaking way! May choice ka pa ba ang iba, Isabel? Kahit may benta natin ang lupa sa Laguna. Kulang pa rin ang iyong share para pambayad mo kina Tita Roxanne. Wala na ba siyang ibang pinsan na po pwede kong pakasalan? Tumawa to. Meron pa siyang isang pinsang single sa Amerika pero may girlfriend na yun. Sumeryoso to. Pag-isipan pong mabuti ha. Isang taon lang naman kayo magiging kasal eh. Does that mean titira kami sa bahay niya? Nakangiwing tanong niya. Hindi niya yata makakaya makasama sa iisang bubong ang balasubas na yun. I'm afraid, yes.
Baka makatunog kasi ang abogado na namayapang lolo ni Four na siyang humahawak sa testamento. Isang taon? Mahigit isang minuto rin siyang natahimik. Bagkuhan ay kinuyom niya ang isang kamay. Kaya ko to. Call! Nang hapong iyon, bisita nilang magkapatid si Four. Pinag-usapan nilang mabuti ang plano sa hardin. Sa isang bench sa silong na isang puno ng mabolo. What do you mean we will sleep in the same room? Nanlalaki ang mga matang bulalas niya sa sinabi ng lalaki. Relax, Isabel. As if papayag naman ako makasama ka sa isang kwarto. Sabi nito. Even wrinkled his nose na parabang nandidiri. Papagawa ko na extension room from the master's bedroom. Gaya ng ginawa ng pinsan ko. Sasabihin na lang natin para yun sa magiging baby natin. Someday. Baby natin? Kinalibutan yata siya. Siya magkaka-baby sa mayabang? Feeling gwapo, presko at antipati kong to. Ew! Kahit artificial insemination pa, ayaw niya. And that would be your room, wifey. Sabi ni Four, sabay kindat. In that way, pag may mga bisita tayo sa bahay, hindi sila magdududang hiwalay tayo ng kwarto. Kasi makikita nilang iisang pinto na pinapasukan natin. Hoy, pangit. Magkaliwanagan lang tayo, no? Hindi pa tayo mag-asawa kaya wag mo ako matawag-tawag na wifey. Ambalusin kita dyan eh. Singhal niya. Tumawal lang ito at napakamot naman sa batok si Alan na nakasalampak sa Bermuda grass sa harapan nila. Ngayon pa lang hindi na kayo nagkasundo. Paano natin mapapaniwala ang mga tao na mag-asawa nga kayo? Dumikit ng upo sa kanya si Four. Well, sweet naman ako sa personal. Ewan lang dito sa kapatid mo. Anito at inakbayan siya. Sinikon niya naman ito. Well, you should start acting as real sweethearts now. Nangingiting sabi nito. But remember, Four, no monkey business. This is my little sister you're marrying. May pagbabantang paalala nito sa kaibigan. She was touched kahit kailan protective pa rin sa kanya ang kuya niya. Alam naman, alam ang type ko sa mga babae, di ba? Pinagtaasan niya ng kilay si Four sa sinabi nito. Nakangiti ito nang nakakaloko nang ipaling niya dito ang mga mata at ngumiwi naman siya rito. Ang feeling talaga. Kinabukasan, inagulat si Isabel lang makitang naghihintay sa kanya si Four sa loob ng SUV nito na nakaparada sa labas ng gate ng kanilang bahay. Ngumiti ito sa kanya mula sa nakabukas sa bintana ng sasakyan. Yes, sweetie. I am really waiting for you. Sagot ito sa nagtatanong niya mga mata at mabilis nang bumaba ng kotse. Good morning too. Sarcastic naman na balik niya. Sa gulat niya ay humalik sa kanyang pisngi. You look beautiful. Nasamyo niya ang preskong kulo nito. That his lips on her cheek and what he said brought herself swooning like a schoolgirl. Gusto niya tuloy sipain ng sarili. Pinagbuka siya dito ng pinto sa passenger seat. Sabi ni Alan, pupunta ka raw sa Legends ngayon? Siya ang papalit sa iniwang pwesto ng nag-resign ng manager ng restaurant. Nasabi na niya sa kapatid ang mga plano and she was thinking of having an eat-all-you-can buffet during lunchtime. Pagkatapos bubuksan nila ang restaurant hanggang hating gabi for music lunch. Maglalagay sila ng mga bar counters at uupa ng mga acoustic singer. Hindi sila mahirapang maganap ng mga kakantag gabi-gabi. Madami sa kanilang bayan pa lang ang aspiring singers na talaga namang talentado hindi nga lang nadidiscover. Pupunta tayo ng Manila next weekend. Pasag nito sa katahimikang lumukob sa kanila sa loob ng SUV. My parent wants to meet their future daughter-in-law. At hindi niya naiwasang mapangiwi. Never in her wildest dream na mag-aasawa siya ng ganito kaaga. At the age of 25, she always enjoyed being single. Walang nangingialam at walang hassle. At lalo namang never niya na na-imagine na magiging asawa niya ang balasubas na to. Christ! Bakit naman ang lalaking to pa ang binigay ng Diyos sa sagot sa problema niya? Kailan mo ba kasi ako pakakasalan? Oh, you just can't wait to be Mrs. Isabel Gerona? Can you? Tukso naman ito. Correction. Mrs. Isabel Austria - Gerona. I won't give up my last name just like that, hotshot. Hotshot? He chuckled. I like the endearment, sweetie. Stop calling me sweetie. Nagmumukha akong asukal niyan eh. Hindi nga bagay sa'yo ang sweetie because you're one bitter woman. Nailing na sabi nito.
Naging bitter lang ako kasi kailangan kong pakasal sa'yo para lang magkapera. Shouldn't you be thanking me for that? Thanking you? Nginiwaan niya to. I'm also doing you a favor, man. This is called mutualism. Mutualism it is, sang-ay nito. But beware, I've learned that some mutualisms can be so intimate that the interacting species can no longer live without each other. Makahulog ang sabi nito. Huh? I will never be intimate with you. Makikipaghali ka na lang ako kay Michael Myers kaysa sa'yo, no? Itinigil ito ang kotse sa gilid ng kalsada. What? Maang natanong niya. Sa pagtataka niya ay nagtanggal ito ng seatbelt at inilapit ito ang katawan sa kanya. Napasingap siya. What? What are you doing? Aniya halos hangin ang lumabas sa bibig niya. He was so close that she could feel his warm breath on her face and his hard broad chest was touching hers. Sweetie, he softly sniffed her hair. You have to wear your seatbelt. Halito tinila ang seatbelt mula sa kanan niya at kinabit yun. Pinakawala na niya ang pigil-pigil na hininga ng inilayo ni Ford ang sarili. Yes, there is already a seatbelt law here in the Philippines. Madami lang ayaw sumunod. Sabi pa nito bago muling kinabit ang seatbelt nito. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib at parang nalambot din ang mga tuhod niya. Then it was him who gave her a puzzled look. What? Bakit parang nagpapanik at takayata? Alam niya nagpipigil to ng tumawa. Pinaanda na nito ang sasakyan at para namang naumid ang dila ni Isabel at hindi na siya nagsalita hanggang makarating sila sa resort. Pagbaba niya ng SUV ay walang lingon likod na naglakad siya ng alawakaton sa bilis papunta sa restaurant. Ngayon niya pinangako sa kapatid na inspect maigi ang interior niyon para sa bagong motif. Bakit ka ba nakabuntot sa akin? Singhal niya sa likuran niya ng mapunang naglalakad pasunod sa kanya si Four. Mas mabang sundan ko ang aking nobya. Nanunokso namang balik tanong nito. Huminto siya at humarap dito. Will you stop that? Asik niya at tumawa to ng malakas. What? Naapektuhan ka sa presence ko? You should have seen your lovely face in the car when I was reaching for your seatbelt. Para kang binabad sa suka. Well, wala pang lalaki nakadikit sa kanya ng ganun. She went on a couple of dates before pero hanggang goodbye kiss lang sa cheeks ang pinayagan niya mangyari. She still considered herself as an old school. Kahit pa moderno siya na mag-isip at manamit. She still cherished her Filipino values sa turo sa kanya noon ng kanyang namayapang ina. Kontento na nga siya sa green card na meron siya sa US at hindi American citizenship. Kahit saang panig pa siya ng mundo makarating, mananalaytay pa rin sa kanyang mga ugat ang dugong Pinoy. Pinanatili niya ang composure sa harap ni Four. Because I smelled your stinking cologne that was just it for Herona. Wow, my name sounded so sweet from your lips. She realized, first time niyang sinambit ang pangalan ng mortal na kaaway. Pangit lagi ang tawag niya rito. Stay away from me. Utos niya sabay taliko dito kundi sumabay sa paglalakad si Four. Matalim niya tong tiningnan. What? Sa restaurant din napunta ko. May innocenting tura nito. Nabubwisit na saan niya. Sabay taas na mga kamay sa ere. Chapter 3. Inisaini si Isabel itong nagdaang mga araw. Panay kasi ang dikit sa kanya ni Four pag nasa resort sila. Madalas pa akbay-akbay pa to. Naku na nananching talikang balasubas. Paniwalang-paniwala naman ng mga tauhan nilang may namamagitang romansa nga sa kanilang dalawa. At ngayon, patong-patong na ang inis niya rito dahil kasama niya ito sa biyahe papuntang Manila upang bisitahin ang mga magulang nito. But strange, sa loob-loob ay naninerbes siya. Paano kung hindi siya magustuhan ng magulang na binata? Anong iisipin ng mga ito tungkol sa kanya? Silly. Big freaking deal. Ano naman kayang ayawan man siya ng parents ni Four? Magiging mag-asawa lang sila sa papel. Nasabi na rin niya sa ama ang planong pagpapakasal at saglit lang itong nagulat. Pagkatapos ay sinabing pipilitin itong makauwi upang makadalo. Bagay na tinanggihan niya. Sinabi na lamang niya rito na saka na ito bumalik sa Pilipinas kapag sa simbahan na sila ikakasal ni Four. Parang hindi kasi makatarong ang gumastos ng pamasahe ang kanyang ama upang puntahan ng isang kasalang parang palabas lamang.
Hindi niya namalayang nakaidlip na pala siya sa biyahe. Isang mahinang tapik sa kanyang pisngi ang gumising sa kanya. "Wake up, sweetie," banayad na sabi ni Four. Nagkusot siya ng mga mata. "Nasaan na tayo?" groggy niyang tanong. "Tarlac." Iginala niya ang mga bata at nasa parking lot sila ng choking. "Sorry kung ginising kita. I think kailangan na natin kumain." Sad nito. "Okay." Pinaghila pa siya nito ng upuan pagkatapos silang umorder sa counter. "I'm sorry kung dito kita dinala ha. I couldn't find a nicer restaurant around eh." "This is fine." Ano bang akala ng lalaking ito sa kanya? Hindi porket galing siya ng state ay sosyalera na siya masyado. Kangkong with ginisang bago nga ang inorder niya eh. "At bakit pa kanina pa ito sorry ng sorry?" Nasa gitna na sila ng pagkain nang hindi na niya mapigilan magtanong. "You think your parents will accept me?" Para nagulat pa ito sa narinig. "Why not?" She shrugged her shoulders. "Okay, I'll be honest." Pagkuhan ay pahayag nito. "They didn't like my last girlfriend but I could not blame them for that. Hindi talaga kagandahan ang ugali ni Miley." Mahina tong tumawa. "My parents are just old-fashioned at pinapahalagahan nila ang kagandahang asal." Masalo yata siyang ninerbo sa narinig. Inabot ito ang kamay niyang nakapatong sa mesa, sensing her uneasiness. "Relax, Isabel, hindi mo katulad si Miley." May flattery na bumangon sa dibdib niya sa narinig. "Isa pa, kahit ayaw nila sa'yo, ipaglalaban kita," sabi nito sabay kindat. Malaki ang bahay ng mga magulang ni Four. Malawak ang hardin at meron ding bilog na swimming pool sa bakuran. "Ano ba?" Saway ni Isabel sa sarili nang ayaw magsialisa ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Then it all sank in. Siguro masyado lang siyang desperadong magkapera kaya ninerbe siyang baka ayaw sa kanya ng parents ni Four. But oh well, desperado rin ang lalaki na magkapera. So yes, ipaglalaban nga siya nito sa mga magulang nito like what he said. Inakbayan siya ng fiancé papasok sa bahay. Isang kasambahay ang sumalubong sa kanila. Sinabi nitong naghihintay sa lanay ang mga magulang ni Four. Bumulaga sa kanya ang isang malawak na lanay at may maliit na fish fan sa harap niyon na pinamumugara ng makukulay na Japanese koi. Tumayo mula sa tapat ng rattan table ang mga magulang ng binata. Nakangiting sinalubong siya ng nakatatandang babae. Seryoso namang tumingin lamang sa kanya ang matandang lalaki. "Magandang hapon po." Bati niya sa mga tasaka siya nagmano. Halata nagulat ang mag-asawa sa ginawa niyang gesture. "Abay, magalang na bata." Natutuwa bang bulalas ni Mrs. Shirley Herona. Numiti naman ang matipid si Mr. Narciso sa kanya. "Kumusta ang pagbabalikwayan mo, iha?" "Okay naman ho," sagot niya. Umupo sila ni Four sa harap ng mga to. Maya-maya pa ay pinagkain na sila ng merienda ng kasambahay. "Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin na may nobya ka na pala, Four?" ani Mrs. Herona. Looking at her engagement ring na binili ng binata ng nakarang araw at binigay sa kanya. Nagkibit-balikat lamang ang anak. "Were you afraid na tututol kami sa pagpapakasal mo?" tanong ng ama nito. "Hindi naman sa ganun," ani Four. "Hindi ko lang ho kasi alam ang iisipin niyo sa relasyon namin ni Isabel since it was a long-distance relationship." "I don't mind," anang ginang. "The fact that gusto mo siyang pakasalan means Isabel is something special." Hindi na niya naiwasang mapatingin sa nobyo. Isang matamis ng ngiti naman ang binigyan nito sa kanya. Pinag-usapan na nila ang kasal. Gusto ng mga to ang isang malaking kasalan sa simbahan pero gaya ng napagkasundoan nila ni Foy, sa huwa sila pakakasal. Upang mapadali ang proseso, napapayag naman nila ang mga magulang ng lalaki. But they still insisted na magpapakasal pa rin sila sa simbahan at sinang-ayunan na lang nila yon upang hindi na humaba pa ang usapan. Pinatuloy siya ni Foy sa guest room nang sumapit na ang gabi. Inayos pa dito ang kama ron. "Call me if you need something, okay?" Bilin pa nito. "Okay." Hindi siya pumalag na humalik na sa pisngi niya. "Good night, sweetie." "Good night." Iniwan na siya nito ron at sunod na pumasok roon ang ina nito. "Are you comfortable here, iha?" Magilo nitong tanong. "Ayos lang ako dito, salamat." "You should start calling me mama." Nakangiti nitong panukala. "Okay, mama."
May hatid sa kanya nakakaibang ligayang pagbigkas ang salitang yon. Napakatagal ng panahon na wala siyang tinatawag na ina. Hindi nagpatawag sa kanya ng mami o mama si Roxanne. Tita ang tawag nito rito. Tumabit sa kanya ng upo sa kama. I'm so proud of my son sa pagpili niya sa'yo. I'm sure na sabi niya sa iyong ayoko sa naon ng nobya niya noon. Miley isa. Tumahimik ito. Bitch at walang galang at walang modo. Numiti lang siya. Unang kita ko palang sa'yo, magaan na agad ang pakiramdam ko. I knew you are the right one for my son. Call it a mother instinct. Thank you ho. Sobrang flattered na sabi niya. And I'm really happy that you decided to be celibate until you get married. Iilan na lamang ang mga babaeng tulad mo sa panahon natin ngayon, Isabel. It's just a choice, mama. Hindi naman sa nagpapakamoralista ako. Madapat niyang saad. I love you, Nim. Pagkawa rin pag-iiba pa nito ng usapan. Four told me na Alan ang pangalan ng kuya mo. Ang late mother ko honing bigay ng pangalan sa amin. We live near the sea. Ang papa ni Four ang nabigay naman sa kanya ng pangalan. And he wanted something from the nature. Something from the number. Siya nga din ang nagpangalan ng isa sa pamangkin niya. River naman. Oh, speaking of River. Kadarating niya rin lang galing US the other day and he's gonna be here tomorrow. Gusto ka makilala. Chismis? Kumalat ng chismis na isa loob ng dalaga at lihim na napangiwi. Kinabukasan niya ay nakilala niya si River. At hindi niya inaasahang napakagwapo pala nito. Hindi niya maiwasang tumitig sa mukha nito habang kasalo nila to sa breakfast table. Masaya nagkukwentuhan ng lalaki tungkol sa trabaho nito bilang mechanical engineer sa isang oil refinery sa Texas. Napaigdad si Isabel ng humawak sa kanyang hita at si Four. At inilapit nito ang bibig sa tenga niya at bumulong. I'm supposed to be your fiancé here. Sa akin ka lang dapat tumititig. Well, tough luck, pangit. Nangingiti na bulong niya pabalik. Look at you two. Nakangiting po na naman sa kanila ni River. Umagang-umaga nagbubulungan kayo. Diba ang sweet nila? Tila kinikilig namang sabad ni Mrs. Serona. Ngumiti siya kay River at naramdaman niya ang pagbisil ng kamay ni Four sa kanyang hita. Ako dapat ang kaingitan mo at kangitian mo. Mariing bulong naman ito ulit. Pasimple namang umapak siya sa paa nito. Alas 10:30 ng umaga nang magpa siya siyang lumabas ng bahay at magpahangin sa atin. Pinili niya umupo sa Bermuda grass kaysa sa isang garden bench doon. Nagulat siya nang pumaroon si River. Hey there! Nakangiting bati nito. Hi! Bati niya pabalik. Naupo ito sa kanyang tabi. I'm sure nabanggit na sa uniform na close ako sa pamilya niya. Umpisa nito. Oh yes. He told me. Pagsisinungaling niya. Why Ford didn't bother telling you na may gwapo pala tong pinsan? I'm glad he's getting married to a very beautiful woman. Sabi pa nito na nagbablush naman sa kanya. Naingit nga ako sa kanya eh. Kakabreak lang namin ng girlfriend ko last month. Kaya nga ako umuwi para magpalipas ang sama ng loob. Oh, so single pa to? Bakit hindi na lang ito ang mangyaya na magpakasal sa kanya para sa mana? Hindi siya magdadalawang isip na umurong sa kasal nila ni Four pag nagkataon. River seemed to be so sweet and nice. Ang tanga naman ng girlfriend nitong iyon at pinakawalan ng lalaking gaya nito. So you're from LA? Usisa pa nito. Yes, sagot niya. Anong trabaho mo ron? I was a restaurant manager. Nalay-off ako dahil sa economic crisis. Pagsisinungaling niya ulit. Nanganganib din na mag-downsizing ang company na pinagtatrabahuan ko eh. Pag nangyari yon, dito na lang siguro ako sa Pilipinas maninirahan. Mas gusto ko ang buhay dito sa atin. Oo nga, sangay naman ni Isabel. Mas simple ang takbo ng buhay dito sa atin. Nagulat din siya sa sarili na hindi niya namimiss kahit kaunti ang lifestyle na nakasanayan niya sa Estados Unidos. There was really no place like home and her home was La Union. Sa La Union kayo maninirahan ni Four pagkatapos ng kasal? Tanong ni River. Yeah, sagot niyang tumango pa. Nang may mahagilap ang mga mata sa kausap, nasinundan naman siya ng tingin,
Tumingala siya sa balcony ng bahay. Four was there, nakalukip-kip at may dilim ang mukha at parang kanina pa siya nito pinanonood. I better leave you here now. Masama ang tingin sa akin ng fiancé mo. Natatawang sabi ni River. Sabay tayo. At hindi na niya naiwasan na mapasimangot. Lalong nalukot ang kanyang mukha nang puntahan siya sa hardin ni Four. What are you trying to do, Isabel? Kastigo nito. What are you talking about? Baliktanong naman niya. You were flirting with my cousin. Napatayo siya. Namimintang ka ba? River was just being nice to me. Masama bang gantihan ko rin ang maganda na trato niya sa akin? Kakaiba ang ngiti mo sa kanya. Hindi niya napigil ang matawa. What? Huwag mong sabihin nagsiselos ka. In your dreams, lady. Pinapangalagaan ko lang ang reputasyon ko sa mga magulang ko. Huwag mo na rin sanang sirain ang magandang reputasyon nila sa'yo. Ayokong isipin nila nagkabali sila ng akala sa'yo. Look, I wasn't flirting with him, okay? Maring sabi niya. Sa gulat ni Isabel ay hinapit siya ng lalaki sa bewang niya. Humawak ka isang kamay nito sa leeg niya. Huli na nang namalayan niya na inaangkin na nito ang mga labi niya. It was her very first kiss and she didn't know how to react. Pinigit niya na lang ang mga mata at nagpatangay sa matamis sa pananakop ni Four sa kanyang labi. He was holding her so tight yet so gentle. His hand gently caressing her neck. She could feel his heartbeat against hers, pero mas mabilis yata ang pagtibok ng puso niya. It was beating so loud and fast na nagpapahina sa bawat himay-may ng kanyang kalamhan. Then let her go. Nagmulat siya ng mga mata. Sorry, I had to do it. Mahinang sabi nito. Nakatingin sa atin si Mama sa poolside. I want to show her some intimacy between us para mas mamaniwala siyang mahaling akin natin ang isa't isa. Dismayado siyang nagyoko ng ulo. So palibas ng palang paggalik ngayon sa kanya ni Four. Hindi siya tumingin sa direksyon ng pool kung talaga nga bang nandun ang ginang. But hey, anong dismadismaya ang nalalaman niya? So what kung palabas yun? Napamura siya sa sarili. Never did she expect na aabot sa ganito ang lahat. Well, expected na niya ang mga PDA ng nilaki sa kanya. But a kiss? A one hell in a hot steaming kiss like that? Wala yata sa usapan yun. Huwag na huwag mo akong haalikan ulit ng ganun ha. Asik niya kay Four na pumasok na to sa guest room at sinuntok pa niya to sa sikmura. Ngayong gabi lang ulit sila napagsolo nito. She was avoiding him all day. Lagi niyang kausap ang kanyang hilaw na biyanang babae. She instantly fell in love with her at pareho sila ng mga hilig at pangapananaw sa buhay. Why, hindi mo ba masyadong na-enjoy? Nanunokso na sabi nito habang sapo ang sikmura. Ang kapal mo? Wala sa pangarap ko na mahalikan ng isang presko at feeling gwapong kagaya mo, no? Hey, dapat masanay ka ng kahalikan ako. I want a wet kiss on our wedding day, sweetie. Ayoko namang magbuka tayong parehong uneasy pag sinabi na ng judge na you may kiss the bride. Well, this bastard had a point there. Pero tama bang basta na lang siya nitong hinalikan ng ganun-ganun na lang? Ni walang pasabi. And for your information, hindi ako feeling gwapo. Talagang gwapo ang angka ng mga herona. Pagmamalaki pa nito. Pasalamat ka nga pumayag ako maging asawa mo kahit panandalian lamang. Ang yabang mo talaga. Hoy, kahit anong gawin mong pagpapakyut, hindi ka pa rin magiging gwapo sa paningin ko. Pinitik niya ang ilong nito. Labas na. Gusto ko nang matulog. Pagtataboy niya. Wala bang goodnight kiss? Tukso pa nito at inilapit ang mukha sa kanya. Inilapat niya ang buong kamay sa mukha nito at itinulak to palayo. Masaya ka. Banal sa lumabas ang guest room si Four. His fiancé was just too impossible. Kung bakit Isabel Asturia na yun pa ang naging available upang kasapakitin niya na pakasal sa kanya para sa mana. Kung ibang babae lang, hindi siya mahirapang pakisamaan ang mga yon. Hell, he had numerous women crawling to him with unrelenting desire. Pero si Isabel, nagmistula tong rebulto ng hinalikan niya kaninang umaga sa hardin. Hindi to tumugon. Hindi kaya nagustuhan ang halik niya? Wala pa siyang babaeng nahahalikan na hindi natunaw sa pagnanasa. One kiss was all that it took for him to bed countless women before. Nawala na ba ang magic touch niya? He had dated some woman after his breakup with Miley. And he had pleased each and every one of them sexually and they could not get enough of him.
But Isabel, she was cold as ice when he was kissing her. She didn't even respond a bit. Basta hinayaan lang nitong gumalaw ang mga labi nito sa bibig niya. Holy crap! For the first time in his life, merong isang babaeng walang pagnanasa sa kanya. At tila yata nasasaling ng husto ang ego niya. Subali teka, bakit parang hindi yata marunong na humalik ang kanyang fiancé? Kaya ba parang told ito kanina dahil nabigla at hindi alam ko pa paano tutugon? Napangiti siya sa sarili. If Isabel had never been kissed, then it was his pleasure to be her first kiss. Isabel was a perfect choice for this marriage scheme. Yak na tutupad to sa usapan nilang maghiwalay after a year. Bilib na si Isabel sa bilisang pagkalat ng chismis. Head at bisita naman nila kinabukasan ng ex-girlfriend ni Four. Nangungumusta lang daw ang hitad pero panay ang dikit sa katawan ng lalaki. Duwit pa silang hilaw na magbiyanaan ng pagpapataas ng kilay sa babae habang nakaupo sila ng paikot sa garden table. So, paano kayo nagkakilala? Usisa pa dito sa dating nobyo habang pinapasadaan siya ng tingin. He's Alan's younger sister, sagot ng lalaki. Oh, Alan. He never told me he had a sister. Nagkahiwalay kami ng matagal, sa US ako nanirahan. Sabi niya at pariyang irap kay Foy na tila hinayaan ng babaeng idikit-dikit ang katawan dito. Sumabad naman si Mrs. Herona. Hindi ba't may lakad pa kayo ngayon, Isabel? Four? Nagkatingin na silang dalawa ng lalaki. Isabel told me you're gonna take her shopping today. Kumunot ang noon ng kanyang fiancé at pinandilatan niya naman to. Oo, anito. I'm sorry, Miley, may lakad pa pala kami ng nobya ko ngayon. Pwede yung sasabitan ng kaldero sa haba ang uso ng babae. Ilang sandali pinagpaalam na to at hatid pa to ni Force Kate. Nagtatawanan si Isabel at tanggi ng pagbalik nito sa hardin. Bakit yun naman siya kailangan itaboy ng ganun? Hinampo nito. Bakit? Balik tanong ni Mrs. Herona. That woman was still all over you kahit alam niyang ikakasal ka na. Hindi tamang hinahayaan mo siyang didikit-dikan ka lang. Nang ganon, Four. Kahit kailan wala talagang manners ang babaeng yan. Breaking up with her was the best decision you've ever made so far in your life. Well, second to marrying my Isabel, of course. Umakbay siya sa ginang at ginitaan ng matami si Four. Nag-walk out naman nito. Kumatok siya sa kwarto ng lalaki ng magtanghali na at nagluto sila ni Mrs. Herona ng lunch. Kakain na. Aniya na pagbuksan siya ng pinto. I'm not hungry. Anito at akmang isasara ang pinto ngunit maagap niyang pinigil yon. Bakit pa bad trip ka? Si Tania. Nagtanong ka pa. Malamig naman na tugon nito. Hoy pangit! Masama ba ang loob mo at pinalayas namin ng mama mo ang haliparot na babaeng yon? Hindi siya haliparot, okay? Pagtatanggol pa nito. Talagang sweet lang siya sa akin kahit noon pa lang na hindi kami magsyota. Well, I saw the way she looked at you for. Hindi lamang simpleng sweetness ang tawag doon. Tumawa to. Ganun tumingin ang halos lahat ng babae sa akin. Humalikip-kip naman siya. Pwera ako. Of course pwera ikaw. Makuhuligan siya nitong tiningnan. Lesbian ka yata? Pailing-iling pa to. Boy. Nanlaki ang mga mata niya at napanganga siya. The nerve. Kasalanan ko ba kung hindi tumatalab ang panis mong charm sa akin? Ganti niya. Sorry dude, but you're the least of my type. Mataas ang standards ko pagdating sa mga lalaking hangaan ko. Sad to say, si Orlando Bloom at si River Herona lang ang pumasa sa standards ko. Sayang at sayo ako pakakasal. Ito naman ang napanganga. You're really seriously attracted to my cousin, aren't you? And she smiled victoriously. Nanikita mga mata nito. Well, you better stop this attraction bullshit right away, Isabel. Dahil hindi ko mapapayagang magmukha akong gago sa paningin ng ibang tao, knowing na naaakit ang mahal kong asawa sa pinsan ko. Correction, hindi mo pa ako asawa. He combed his dark, wild hair with his fingers. We're going home today. Pasya nito. What? Bukas pa dapat ang uwi natin ah. Wala na tayong gagawin pa dito, Isabel. Nagsiselos ka talaga kay River, gusto mo akong ilayo sa kanya, no? Panguhuli naman niya. Si Miley ang iniiwasan ko. You're right. Pack your things. Maotoridad ng otos nito. Egong ayoko.
then you would have to commute all the way to La Union, sweetie. Dahil uuwi na ako ngayon. Pinigsara na siya nito ng pinto. Ang sarap sa bunutan ng balasubas. Hindi niya to tunay na nobyo pero daig pa dito ang isang tunay na asawa kong makaasta. Hindi na nanaig dito ang katigasan ng kanyang ulo. Chapter 4. Nagtatalo pa rin sila sa sasakyan. Habang pabalik na sa La Union, nasa Pampanga na sila. I didn't force you to go home with me. You could have stayed there and flirt with River instead. Anifor. I was not flirting with him. Asik naman niya. And will you please make up your mind? Kanina lang pinagbintangan mo akong lesbian tapos ngayon, iniinsist mo na namang nakikipag-flirt ako sa pinsan mo. Ano ba talaga kuya? You could be bisexual. Oh my God, itigil mo ang kotse. Maling utos niya. What are you? Stop the car! Malakas na sabi niya. Tinigilaman ito ang kotse sa gilid ng kalsada. Open the trunk please. Ani ang mababa na ang tinig at napakunot noo ito. Isabel, what are you trying to do? Just do it. Lumabas siya ng sasakyan pagbukas ng trunk niyon. Kinuha niya mula ron ang kanyang duffel bag. Lumabas din ang kotse si Four. What is this? Sita nito. You were right. Dapat nag-commute na lang ako. Ani at naglakad siya palayo rito at bit-bit ang bag. Sumunod naman ito. Isabel, wait! Just stay away from me, Four. You are just too damn annoying. I can't stand you anymore. Galit na pagtataboy niya sa lalaki. Pigilan sariling ihampas dito ang bag. Humawak ito sa braso niya. Okay, I'm sorry. Banay ditong sabi. Sorry ka dyan. Singal niya sabay piksi ng kamay nito. Sorry na, please. Hindi naman talaga ako seryoso nang sinabi ko sa iyo ang mga yun. Pakiusap nito. Of course, I know that you're 100% woman. Tumingin ang dalaga sa kalsada ng mapaparang bus na biyahing panorte ngunit wala siyang matanaw liban sa isang truck at jeep. Isabel, shut up and leave me alone, you jerk. Sabang gulit niya ay lumuhod sa lupa ang lalaki. Hindi ako tatayo dito hanggat hindi tayo nagbabati. Matigas sa saad nito. Ha? Sinong tinakot mo? She tried to ignore him at tumanaw ulit siya sa kalsada ng masasakyan ngunit bigo siya. Nagsimula siyang makadama ng pagkapahiya sa kinasasadlak kanyang sitwasyon. Lahat ng mga dumaraang sasakyan inapapabagal ang takbo at inuusisa sila ni Far. Pati na mga tao na katapat nilang bahay ay sinisilip sila. Tumayo ka nga dyan! Utos niya sa binata. Patawarin mo muna ako. Ungot naman ito. Sinuri niya ang kinaluluhuran nito at mabato ang gilid ng kalsada. Siguradong nananakita ang mga tuhod ni Far. Kahit pa paano ay may puso pa naman siya. Fine. Apology accepted. Ngunit hindi pa rin to tumayo. Pakakasalan mo pa rin ako? Oo na. Pasalamat ka't matindi ang pangangailangan ko. Nakangusong tugon niya. Tuwang-tuwang tumayo si Four at pinigpag nito ang dumiing. Dumikit sa pantalon sa bahagi ng tuhod at saka humalik ng mabilis sa labi niya. Lika na, balik na tayo sa kotse. Anito sabay kuha sa duffel bag mula sa kanya. At naganap na nga ang kasalan. Mabilis na naging seremonya sa opisina ng judge sa San Juan, La Union. Kinabukasan, natanggap ni Four ang 10 million pesos galing kay Travis sa kanyang bank account. Kaagad din niyang na-transfer sa bank account ni Isabel ang 2.5 million pesos na share nito. Isang honeymoon sa Egypt ang regalo sa kanila ng parents ni Four. Tinanong sila ng mga to kung anong bansa ang gusto nilang puntahan at nagulat sila sa kanilang parehong sagot. They both wanted to see the Great Sphinx and the Pyramids of Giza. Naririto silang dalawang ngayon sa kanilang honeymoon suite sa Grand Hyatt Cairo. Maganda at maliwanga ang suite na kinaroroonan nila. The bed was enormous at meron pang nakalat na rose petals na inayos na korteng puso. What are you doing? Si Tani Four sa bagong asawa ng kunin nito ang isang maliit na trash can sa sulok at tinampot ang mga petals sa kama. Gusto ko mahiga. I don't see the point of putting this little shits here. Binasura nito ang mga talutot. Tumayo siya mula sa lounge chair. Those are rose petals, sweetie. They put them there to add more romance to the ambience of the room. Pahinga ang kailangan ko, hindi romance. Napailing siya. Wala pa yatang karumaromansa sa katawan ng napangasawan niya. Sana hinayaan mo na lang dyan ang mga yan.
4. These are real rose petals. Malay ko ba kung anong pesticides o abonong niligay ng mga to? Ayoko nang at mangati ang balat ko habang tulog. Natawa siya at lumapit sa babae at nasisiyangin agad niya to ng tingin. I can't believe I just married a very beautiful woman. Genuine ang paghangang sabi niya. Isabel was wearing a halter top flowing dress at naka-ponytail ang buhok. She was wearing nothing in her face but a lip balm on her full sensuous lips. For a moment, nakitaan niya ng flattery ang facial expression nito. She even blushed that he found it so cute and funny in a weird way. Then she averted her eyes. Pangit ka pa rin sa akin kahit anong gawin mong pag-uuto. Natatawang sabi nito bago nag-dive sa kama. Nag-dive din siya sa tabi nito at nakadapa siya sa kama habang ito'y nakatagilid. Tumingin sila sa isa't isa. 1 year of being married to each other. Parang di makapaniwalang usal ni Isabel na anime nagkukwento pa sa isip. May bala ka na bang isoli ako sa nanay ko? Nasa honeymoon pa lang tayo ah. He saw her eyes starting to get droopy. Napagod nga yata ang asawa niya sa magapo nila pamamasyal sa City Stars Complex. Hindi kasi ito nagpaawat pagkadating nila sa airport. Gusto itong gumala at mag-shopping agad. Bukas sila susundin ang kanilang tour guide para dumalo sa Great Sphinx at sa mga piramido. I feel tired for. Naghihikap na sabi nito. Umusod siya palapit dito. Then take a nap, sweetie. Gisingin na lang kita pag dinner time na. Mabini niyang saad and gently stroking her cheek at hindi niya napigilan ang sariling halikanto sa labi. Ngunit nakatulog na pala to nang di niya namalayan. He stared freely at her beautiful face. Her face was so calm and innocent and mystifying. She looked like a sleeping nymph. Napangiti siya at parang kailan lang nung una silang magkita nito sa labas ng gate sa bahay ng mga Asturya. Napagkamalan pa niya tong lalaki noon. At masama pa rin pala ang loob nito hanggang ngayon dahil doon. But now, Isabel was a fully grown woman. Ripe and luscious and so insanely beautiful. Maingat na inalisti for ang suot na sandals ng babae saka kinimutan to hanggang dibdib. Pumayag itong tabi silang matulog sa kama dahil sobrang laki naman niyon. Ngunit duda siya kung makakatulog ba siya sa isang linggong pananatili nila rito sa Cairo. Lahat ang nakatabi niyang babae sa kama, nakatalik niya. And this woman with him now, she was just simply irresistible. Hindi niya alam kung paano ang gagawing pagpipigil sa sarili upang huwag tong angkitin. Then he chuckled, as if papayag naman tong paangkin sa kanya. Baka black eye lang ang abuti niya sa babaeng wala ni katiting na atraksyon sa kanya. Tumigil sa pagkuha ng litrato si Isabel sa Great Sphinx nang mapansin niyang kanina pa nakatingin sa kanya si Four. Actually, ilang beses niya itong nakuhuli na ninanakawan siya ng tingin mula nang ikasal sila. At naaalibadbara na siya. What? Kunod noong sita niya. Wala, masama bang titigan ko ang asawa ko? Nakangising sagot nito. Hindi na siya umimik. She was too overwhelmed right now para makipagtalo. Bata pa siya noon ang pangarapin niya na makatapak sa Egypt. May fixation siya sa desert pyramid at sa ancient civilization. And here she was now, damang-dama ang hangin ng Ehipto. Yun nga lang, may kasama siyang asungot. Akin ang camera at kukunan kita. Ani Four. Excited siyang ibinigay yun dito at nag-pose siya sa kung saan makikita sa background ng Sphinx. Parang galak namang kinunan siya nito ng ilang litrato. Nang lumapit ang kanilang tour guide, nagpresenta tong kukunan sila ng larawan ng magkasama. Akmang aayaw siya ngunit pinukulan siya ng masamang tingin ni Four. Binigyan nito ang digicam sa lalaking tour guide saka tumabito sa kanya. Huwag mo naman akong ipahiya. Alam na mga kasama natin sa tour na mag-asawa tayo at nasa honeymoon. Hindi sasabi nito sabay akbay sa kanya. Hindi niya napigilan ng mapa si Mangot. Nakadalawang klik ang kamera na magsalita ang tour guide. Okay, can I get smiling faces now? Nangingiting request nito. Napatingin sila sa isa't isa at kapwa pala sila nakabusangot ng kuna ng litrato. You look good together. Maybe much better when you both smile. Pangungulit pa ng tour guide. Dadagukan ko yan. Gigil na sabi ni Isabel at ngumiti na si Four. Nagsasabi lang siya ng totoo. Bagay naman talaga tayo. Oo na. Ngiti na kung ngiti. Hinay naman ang powers niyang ngumiti ng todo sa picture nung araw ng kasal nila, di ba? Yakap mo naman ang mga kamay mo sa akin na parang isang tunay na asawa. Anang lalaki. Abay, daig mo pa ang na-shotgun wedding ah.
Pinigil niya ang sariling magdabog at iniyakap niya ang dalawang kamay sa bewang ng asawa habang kinukunan siya ng litrato ng tour guide. Ang mga pyramids ang sunod nilang pinasyalan. Kakalabas lang nila mula sa loob ng Great Pyramid of Khufu, isang piramido na open for public. At sayang-saya ang pakiramdam ni Isabel, hindi alintana ang init at alikabok ng paligid. "I used to think I was an Egyptian princess in my past life," tila nananaginipan na sabi niya. "Really?" Nangingiti namang saad ni Four. "What a coincidence, because I think I was an Egyptian royal guard who fell in love with a princess in my past life." At inirapan niya lang ito. Sumeryoso naman to. "At least we have something in common, sweetie. We both love Egypt. That's a good start. I think we will have a fun and interesting marriage." "Short marriage," diin niya. Huling gabi na nila, Isabel at Four sa Cairo at hindi maitago ng babae ang lungkot. She wanted to stay there longer. Ang dami bang attractions ang pwede nilang puntahan. Pero ano magagawa niya? Wala siyang pera para mag-extend pa ng stay ron. At isa pa, kahit ibigay pa ngayon sa kanya ni Four ang 2.5 million pesos, hindi niya yun po pwedeng gastusin sa luho. Kulang-kulang na 2 milyong piso ang dapat niyang bayaran sa kanyang madrasta. At ang matitira sa perang yun ay gagamitin niya para makapag-umpisa ulit ng bagong buhay sa Amerika pagbalik niya ron. "Malungkot yata ang misis ko." May lambing na puna ni Four at tumabito sa kanya sa pagtayo sa tapat ng bintana ng hotel suite. "Ayoko pang umuwi," nakalabing sabi niya. "Huwag ka nang malungkot," anito, gently patting her back. "I have something for you that will make you happy." Pasal siyang napatingin dito. "Ano naman?" "Kuminda to. Kiss muna." Hinila niya ang isang tenga nito. "Neck-neck mo." May dinuluto sa bulsa ng cargo pants. 2 anino ng mga tickets. "Ano yan?" Itirasit ang kamay na nakahawak sa mga tickets ang tangkain niyang agawin na mga yon. "For ano mga yan?" "Halikan mo muna ako," sabi. Siya pa naman ang taong hate na hate ang surprises. "Fine, this better be good. Pangit or uuwi kang bitbit ang ulo mo sa Pilipinas." Ang lakas naman ng tawa nito. "Napaka-violente mong tao, manang-mana ka sa kuya mo. Pero magugustuhan mo talaga to, promise." Inabot niya ang mga labi nito and she gave him a soft, quick kiss. Tuwang-tuwa ng mga binigay sa kanya ng asawa ang hawak na tickets. Napatili siya ng masuri ang mga yon. "Sunesta Moon Goddess Nile Cruise. 4 nights and 5 days sa isang luxury cruise ship na magta-travel sa Nile River from Aswan to Luxor. At may titigilan pa silang mga tourist attractions gaya ng mga templo at mausoleo along the way." "Oh my God!" Tili niya at nagtatalong parang bata. "A river cruise?" She jumped so hard on him, throwing her hands around his neck. Sa impact ay napatraso at bumagsak sila sa ibabaw ng malaking kama. Tuwang-tuwa, pinaliguan niya ng mumunting halikang buong mukha ng asawa. Habang tawa lang to ng tawa. She was giggling like a kid. "Thank you, thank you." Palatak niya at sinubsob ang mukha sa leeg nito. "Okay lang sa'yo na share tayo ng room sa cruise ship?" Tanong nito sabay haplos ng kanyang buhok. "Oh, I won't mind." Tigib sa kaligaya ang sagot niya. Nagangat siya ng ulo at tumingin sa mukha nito. "I'm glad I made you happy, Isabel." Anito, smiling back at her, his hands on her back. "It's the least thing I can do para magpasalamat sa'yo sa pagpapakasal sa akin." "Ako dapat ang magpasalamat sa'yo, Four. Sinigip mo ako sa krisis. Paano ko nagsinungaling ako at hindi bigay sa'yo ang pera mo?" He asked her jokingly. Inihampas naman niya ang tiket sa dibdib nito. "Subukan mo lang. Lulutak ang katawan mo sa dagat." Saka siya naging aware sa kanilang ayos at nasa ibabaw siya ni Four. Magkayakap sila at magkalapat ng kanilang mga katawan sa kama. And gosh, pinaghalikan pa pala niya ang buong mukha nito. Maingat na pinakawalan siya nito at nahalata sigurong uneasy na siya. "Tatawag lang ako kay kuya para ipaalam sa kanya na extended ang stay natin dito." Sabi niya to deflect the tension na nag-uumpisa ng bumalot sa kwarto. It was still a little dark, ngunit nagpa siyang lumabas si Isabel mula sa kanilang suite ni Four sa cruise ship. Iniwan niyang natutulog pa ang asawa, suot ang ternong pajama at nagpunta siya sa sun deck upang hintayin ang pagsikat ng araw. Iniyakap niya ang mga kamay sa sarili at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Kanina, inagising siyang yakap ng asawa.
and her body was peacefully nestled against his. She could feel his warm breath fanning her face. His heart beat the warmth of his masculinity. Isang banyagang pakiramdam ang lumukob sa kanya ng sandaling yun. Isang damdamin na ayaw na niyang lumawig pa o kahit ang alamin pa kung ano yun. Isinaksak niya sa kanyang kukote na nagpakasalamang siya kay Four dahil gipit siya. It was nothing but a marriage for convenience. At wala na siyang ibang dapat na maramdaman pa. And she should not be so comfortable in this situation. Baka masanay siya at hindi po pwede yun. Sumisilip na ang ilang silahis ng haring araw nang may mga kamay na banayad na humawak sa magkabila niyang balikat mula sa likuran. Ni hindi niya kailangan lumigon pa. Kabisado na niya ang babango at preskong amoy na iyon at it was her husband. "Good morning, my sweet wife." Bati nito sabay halik sa pisngi niya. "Good morning." Mahinang ganting bati niya. "Bakit mo naman ako iniwan sa kwarto?" Tila mahinampong tanong nito. "Hindi na kasi ako makatulog. Ayoko namang gisingin ka pa." She felt his hands gently sliding down to her sides, then rested on her belly as he pressed his hard body against her back. She didn't feel her like protesting. Inihilig pa niya ang likod sa ulo ng balikat nito. "Last day na to ng cruise." Tila malungkot na bulong nito sa tenga niya. She then felt his lips on her neck, kissing her skin in a very sensuous way. She arched her head back. "Four." Marahan siyang inerap nito at hinuhuli ng bibig nito ang kanyang mga labi. She held his nape as she responded to his kisses. Their tongues danced with each other and their hands explored each other's body. Nawala lahat ng reserbasyon ni Isabel. Tinangay ng mainit na hangin ang Ehipto sa kung saan. Buong-buo siya nakipagpalitan ng mainit na haplos at marubdob na halik sa asawa. "You are so beautiful." Anas ito nang kumawala ang bibig nito mula sa kanyang mga labi. Humulik ka sa tenga niya at pinaglaro ang dila at ngipin doon. At pinaglakbay ang mga labi pababa sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang pagbukas ito sa dalawang botones ng kanyang pajama top. And his searing mouth journeyed down to her chest. She dug her fingers into his dark hair as a strong surge of delicious fervor started to pluck her senses. Ngunit naputulong mainit na sandali na makarinig sila ng papalapit na mga yabag ng pasahero ng cruise ship. Dali-dali naghiwalay ang mga katawan nila at inayos niya ang sarili. Wala silang imikang nanatili roon at pinanood ang pagsikat ng araw sa disyerto. "Malaki naman ang kama ko. Pwedeng share na lang tayo ron?" Suwestiyon ni Four, habang inaayos ni Isabel ang kanyang kama sa kwarto ng bahay ng asawa. Kadarating laman nila galing airport mula sa honeymoon sa Egypt. "You wish," singal niya. Idinikit ito ang katawan sa kanya at nanunokso. "Why, sweetie? Already lost your romantic mood?" Anito, brushing his lips on her hair. Siniko niya to. "The romantic ambience was left in Egypt for, and there forever it will stay." "Ha? Hindi na siya muling patatangay sa halik ng lalaking to. Never again." "Oh, talaga?" Para nagahabong balik nito. "Tingnan natin." Hinirap niya to. "Wala to sa usapan for." "Alinong wala sa usapan?" "You know what I'm talking about. I'm afraid not remind me." "Intimacy." Simpleng sabi niya. "Ah, yeah, I remember." Namumungay ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. "Pero paano yan? We both know we can't resist each other." "Nagkape ka na ba?" "Hindi pa." "Magkape ka na, okay? At tapang-tapangan mo ang timpla, baka sakaling nervyusin ka naman kahit konti sa mga pinagsasasabi mo." Tinawanan lang siya nito. "Leave my room now." Mari pagtataboy niya. "Make me..." Nangaasan na tugon nito. "Okay." Sinikmuraan niya to at napaubos si Four. "Bakit pa napaka-violente mo? Violente lang ako sa mga balasuba sa kagaya mo." At itinuro niya ang pinto. "Now, leave." Chapter 5. Hindi inaasahan ni Isabel ang tao naghihintay sa kanya sa opisina ng resort. Si Jillian. Isang kibit-balikat ang sagot ng kanyang kuya Alan sa nagtatanong niya mga mata. "Where's the money, Isabel?" Tanong kagad ito pagkakita sa kanya.
Umuwi ka dito sa Pilipinas para lamang maningil? Humalikip-kip ito. Well, hindi na makapaghintay si Mommy. We were wondering kung anong pinagkakaabalahan mo dito, so naisip kong puntahan ka. She crossed her legs while sitting on the couch. Your dad told me na kinasal ka na pala. So who's the lucky guy? I will send the money to your mother bank account on Monday, alright? Hindi maitago ang pagkakabanas ng sabi niya. May hindi pa umiinit ang pera sa savings niya. Hedot may haharbat na kagad dun. She wants you to give it to me in cold cash. Fine, Jilin. Mag-withdraw ko sa Lunes at ibibigay ko sa iyong pera. Pumasok sa opisina si Four. What's wrong, sweetie? Tanong nito sa kanya at bagyang tinapunan ng tingin ng kanyang stepsister. Kitang-kita niya kung paano nagkaroon ng fireworks sa mga mata ni Jilin. Pagkakita sa bagong dating na lalaki. Nothing. She answered her husband coldly. If you'll excuse me, madami pa akong gagawin. Paalam niya kay Jilin sa katinalikuran to. Bad trip siyang tumuli sa restaurant. Lunchtime nang pumunta ron ng kanyang kuya Alan. Nasaan si Four? Tanong niya. Her husband told her this morning na sasabay ito naman ang halian sa kanya. Sinama si Jilin para maghanap ng hotel na matutuluyan dito. Umakit ang dugo sa kanyang ulo. What? Bakit siya mag-hotel? Sa Pangasinan nila nakatira ang mga kamag-anak niya ah. At bakit kailangan pa siyang samahan ni Four? Sorry, pinirisinta ko naman ng sarili kong samahan ko siya. Pero si Four daw ang gusto niyang makasama. I knew it. Sinasabi ko na nga ba eh. Iba ang tingin ng hitad na yun sa asawa ko. Nasapo na ni Isabel ang noo. God, will she ever stop doing this to me? Naging misyon na ng babae ng agawin lahat sa buhay ko. Tumawa si Alan. Look at you. Kung magsalita ka, parang ang tunay mong asawa si Four. Tunay ko siyang asawa, kuya. Giit niya. Sa papel, oo. Nakakuyong pa rin ang mga kamay niya. I will not let her steal my husband. Malalim na ang gabi nang umuwi si Four at tahimik lang si Isabel na nanonood ng TV sa sala. You still awake? Bati sa kanya ng asawa. Halata ba? Sarcastic naman niyang sagot. Umupo sa tabi niya. I'm sorry, ginabi ako. Kinulit kasi ako ni Jilin na mamasyal sa bayan. Pumayag ka naman. Isabel, hindi naman magandang hayaan na lang nating mag-isang lumaka dito ang stepsister mo. She's not familiar with this place at wala siyang ibang kakilala dito. Baka mawala siya o mapano dyan. Hindi siya umimik. Iniwan ko siya sa hotel sa kabilang bayan. Pinatay na niya ang TV. Sana malanag-text ka o tumawag ka sa akin. Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Hinanakit na naman niya. I'm sorry. At humalik to sa sentido niya. Namatay ng battery ang cellphone ko and I forgot to recharge it last night. Whatever. Mabini nitong pinalig ang kanyang mukha paharap dito. Talaga? Nag-aalala ka sa'kin? Tipid itong nakangiti at may naaninag siyang pang-aasam sa mga mata nito. Nagbaba naman siya ng tingin. Yun ba ang sinabi ko? Pwes binabawi ko na. Tumayo na siya at iniwan ang lalaki sa sala. Napasimangot si Isabel lang matanaw ang kanyang stepsister na nasa harap ng restaurant. Lulunurin na niya ito sa dagat eh. Hi, Isabel. Bati nito na tinanungan lamang niya. Four told me I can eat here for free. Sayang nga lang at hindi pa tapos sa mga cottages. Pwede daw akong magstay sana doon ng ilang araw ng libre din. Ang kapal talaga. Sarap katabi ng muka. At bakit ba parang sobra-sobra naman yata accommodation na binibigay dito ni Four? Tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob ng restaurant at nakabuntot naman si Jilin. Mayaman pala ang napangasawa mo. Sa kanya ba galing ang perang pambayad mo sa amin? Hindi siya nagkomento. And he's sexy, ha? Huh? Kinikilig pang dugtong nito at pinilit niyang huwag maapektuhan sa mga pinagsasasabi nito. Alam niyang balak lang siya nitong inisin. Well, kung nakuha ng babaeng to ang kotse niya at naago ang mga lalaking gusto siyang i-date noon, that was because she let her. But now dadaan mo na to sa ibabaw ng kanyang bangkay bago nito maagaw mula sa kanyang asawa niya. Okay, sa papel nga lang sila mag-asawa ni Four pero legally married pa rin sila. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao pag naagaw ito ni Jilin? Papano na lang ang reputasyon niya? Sa maghapong yun ay hindi niya hinihiwalayan ng asawa. Takanta ka naman si Four.
wala ka bang gawain sa restaurant? Ipinagtataboyan mo ba ako? Muli siyang tumanaw sa bintana ng opisina ng resort kung saan kitang-kita si Chilena nakadapa sa isang beach towel. She was even braless at wala talagang kahihiyan. Hinili niya pababa ang Venetian blind. Hey, bakit mo ginawa yan? Didilim dito sa loob. Umingos naman siya. Eh di buksan mong ilaw. Alam mo naman na coast cutting tayo ngayon. Lumapit na sa bintana at muling tinaas ang Venetian blind. Gusto mo lang matanaw ang Twin Peaks eh. Patudsyada niya nang tinutukoy ang malulusog na boobs ng mahaderang stepsister. Do I sense some jealousy in the air? He teased and she scoffed. Jealousy ka dyan? Ayoko lang mapahiya sa mga tao, okay? Kailan lang tayo kinasal at huwag ka namang magloko ng ganito kaaga? Sino ba nagloloko? Saka hindi naman kita ipagpapalit sa chili na yan. Hinapit siya rito sa baywang, you're way more beautiful than her. And before she could protest, nasakop na ni Four ang mga labi niya. Sa kabila ng mainit niyang napagtanggap at pagsagot sa halik ng lalaki ay gusto niyang batukan ng sarili. Ano bang meron sa halik nito at hindi niya matanggihan? Nang may kumatok sa pinto at nagsilbi naman iyong parang tubig na pumatay sa apoy na nag-uumpisa ng magninga sa pagitan nila. Maganda naging resulta ng pag-aayos ni Isabel sa restaurant. Unti-unting dumarami ang mga customers na kumakain doon lalo na pag-weekend. Marami-rami na rin ang nagpupunta ron tuwing gabi upang mag-relax sa music na kinakanta ng isang acoustic band. Gawa ng picnic gazebos at inumpisa na rin ipatayo muli ang cottages at ang surf center. Magdadagdag na lamang sila ng cottages next year kung makukuha na ni Four ang mana niya mula sa kanyang lolo. Kailangan pa kasing ipalandscape ulit ang harapan ng bawat cottages. Bibili rin sila ng full-grown palm trees upang ipalit sa mga itinumba ng bagyo. Pagod sila mag-asawa nang umuwi isang gabi. What's for dinner? Tanong niya sa misis pagkapasok nila sa bahay. I'm not hungry. Sana kumain ka nilang sa restaurant. Sagot nito. He sighed and he was hoping na ipagluluto siya ni Isabel. Hindi naman siya male chauvinist pag gustong alipinin ng misis sa mga gawaing bahay. But he just wanted to have a taste of a domestic life as a husband. Gusto niyang matikman na luto ng kanyang asawa. Great! Nakalimutan niya. Sa papel nga lang pala sila mag-asawa ni Isabel. Binuksan niya refrigerator at naghanap ng pwedeng iluto. Damn it! Itlog na kung itlog ang uulamin niya. Prito kaya unilaga? Matapos makakain ay tumuli na siya sa kanyang kwarto at nag-shower. Kalalabas niya galing banyo nang bumukas ang pinto ng kwarto ng asawa. Napatigil si Isabel at napatanga sa kanya. He was wearing nothing but a white towel wrapped around his lower torso. He chuckled as he proudly displayed his tan and well-built body to his darling wife. Somehow, seeing her wide-eyed and looking at him shocked and speechless was turning him on a big time. He slowly reached for his fresh clothes na inihanda niya sa ibabaw ng kanyang kama kanina. Pwede kang manood habang nagbibiis ako. Aniya sabay kindat. Pervert. Tili nito nang tinangka niyang kalasin ang tuwalya mula sa kanyang bewang. Pikit mata itong nagtatakbo palabas ng kanyang kwarto at naiwan siyang tumatawa. Linggo ng umaga, nang nalimpungatan si Isabel sa pagkakatulog. What the? Tunog ng vacuum cleaner ang naririnig niya. Tumingin siya sa alarm clock sa bedside table. 6:00 pa lang ng umaga and today is Sunday. Tanghali na siya nagpupunta sa restaurant pag Linggo. Upong-uspong siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Bumungad sa kanya si Four na nagbabakim sa kwarto nito. Ano ba? Sigaw niya. Natutulog pa ang tao, nagpapaingay ka na dyan. Pinatay nito ang vacuum cleaner. Sorry to disturb your sleep, sweetie. Pero wala akong maaasahang iba sa paglilinis ng bahay. Nagpaparinig ka ba? Pinandilatan niya to. Bato-bato sa langit, ang tamaan sana mabukulan. Pinagpatuloy nito ang naantalang pagbavacuum. Aba, pinaparatangan pa yata siya nitong tamad. Mayamay napaisip siya. Sa pananalita niya pala sa bahay ng lalaki ay hindi pa siya gumawa ng kahit na anong house chores liban sa paglalaban ng mga damit niya sa washing machine. Masyado siyang okupado sa mga gawain niya sa restaurant kaya pagdating sa bahay, pagal na ang kanyang katawan. Hindi siya nagluluto dahil sa restaurant na siya kumakain. Inausap niya ang kanyang kapatid kinahapunan.
Well, hindi mo naman kasi kailangan mag full-time sa pagtatrabaho dito sa restaurant, Isabel. Magaling ang assistant manager mo. Kaya na niyang trabaho dito with your minimal supervision. Hindi mo na kailangan pumarito ng madalas. Saka ayaw ni Foy na merong maid kaya tulungan mo siya sa mga house chores. Yeah, o kung kailangan nga ng general cleaning ng bahay namin. Bahay niyo? Makahuligan ang ngiting ulit ni Alan. Well, doon ako nakatira so parang bahay ko na rin yun. Sumeryoso to. I can see that Foy is treating you well. Nagkibit-balikat lang siya. Kahit lagi sila nag-aasara ng kanyang asawa, hindi niya maitatangging mabait pa rin to sa kanya. Maasikaso at thoughtful pa. Noong isang araw nga, nang magkasama sila na nag-grocery at nadaan sila sa isang department store, nakita siya nitong nakatayo sa harap ng eskaparate ng mga mamahaling pabango. Masama ang tingin sa Envy by Gucci na pabango. "You want it?" For ask her. Sabay akbay sa kanya at malungkot siyang umiling. "It's too expensive." "Ako nang bahala," sabi nito. At halos magtatalon siya sa loob ng department store nang binayaran na nito ang perfume sa counter. "Nasaan na pala ang kaibigan mo?" Naisipan niyang itanong sa kapatid. Hapon na ngunit hindi pa niya nakikita ni Aninyo ng asawa sa Legends. At nagbugat na ng hangin. "Well, nagpasama si Jilen na mamili sa." "Kaya pala?" Bulalas niya. "Kaya pala maaga naglinis ng bahay ang balasubas. May pupuntahan palang importante ngayon. At bakit pa hindi pa rin bumabalik ng US ang Jilen na yun? Nabayaran na niya ang utang niya kay Tita Roxana. Lagi pa rin nagtatambay sa resort ang babaeng yun. Panay ang bilad ng katawan sa ilalim ng araw. O mas tamang binibilad ng katawan sa asawa niya." "It's my fault, Isabel. Pinipilit niya akong samahan si Jilen. Pero umayaw ako. What can I do? I just can't stand her. Baka maibon ko pa siya sa buhangin ng di oras." At napailing na lamang siya. Pag-uwi ni Isabel ng hapong iyon ay nagluto siya ng dinner. Ngunit sayang lang palang effort niya, tumawag si Foy na malilate daw ito ng uwi at mauna na raw siyang kumain. Halos maiyak siya sa inis. Ang tagal pa naman niyang nagluto at inayos ang mesa at lahat-lahat. Hindi na niya pinag-aabalahang sinop ang mga pagkain. Gigil siya nagtuloy na sa kanyang kwarto. Alas 6 na ng gabi nang marinig niya ang pagpasok ng sasakyan ng asawa sa garahe. Nanatili siya nakahiga at ilang saglit pa'y narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto nito. Sunod ay mga katok sa pinto ng silid niya. "Sweetie, are you still awake?" Hindi siya umimik. Alam niyang alam nitong gising pa siya. Hating gibit talaga ang oras ng tulog niya. At marahan bumukas ang pinto. "I'm sorry, I didn't know you made dinner." Bungad ni Four. "I hope you enjoyed being with my stepsister." Mababa ngunit mapakla namang sabi niya. Umuputa sa kama. "Hindi na ito mauulit, promise." Naamoy niya ang alcohol sa hininga nito. At tumaas ang boses niya. "What, you had a drink with her?" "Nagaya siya sa isang bar. Hindi ko siya pwedeng iwanan na lamang doon." "Walang hiya naman, Four." Bumangon siya. "Bigyan mo naman ako kahit konting kahihiyan." "Hey, calm down. Wala kaming ginawang masama." "Liar!" Kabisado niya si Jilen. Lahat ng lalaki dinidate nito ay nakakasipin nito sa kama. Pinagtulakan niya to. "Get out of my room!" "Isabel, let's talk." Hinampas niya to ng unan. "I said get out! Now!" Hindi siya nakatulog ng gabing yon at hindi pa sumisikat ang araw na magpasya siya na bumangon na. Tulog pa si Four nang daanan niya ang kwarto nito. Ngayon lang siya actually na unang magising sa lalaki. Napahinto siya sa paglalakad ng masilay ng kabuuan nito sa kama. Nakasuot lamang to ng boxer shorts, hubad ang upper part of body. Pinagsawaan niya ang mga mata sa magandang katawan nito. Sa broad and hairless chest, sa flat abs pababa. And she went back to her room. Pagbalik niya sa kwarto ni Four ay may dala siyang gunting. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Four sa buong kabahayan. He woke up with chopped hair strands all over his face. At nahawakan niya ang buhok ay natuklasan niyang may gumapit doon. Tumakbo siya sa banyo upang tingnan ang sarili sa salamin doon. At lalo siya nasindak sa natuklasan. May gumupit nga sa kanyang pinakamamahal na buhok. Iisa lang alam niyang may gawa niyon. "Isabel!" Sigaw niya at walang paalam na pinasok niya ang kwarto nito.
Naabutan niya na nagbibihis ang babae at isang itim na panties lang ang tanging suot nito. Napatili si Isabel nang makita ang lalaki sa kanyang silid. What the? Bastos! Why did you cut my hair? Bulyaw ni Four. You deserve that, you bastard. Hinila niya ang kumot sa kama at itinakip sa katawan. Pasalamat ka't hindi yung ano mo ang pinutol ko. You lying, cheating son of a... Lumapit niya sa kanya. Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? Napaatras siya at lumapat ang katawan sa dresser. He walked closer to her. I never wanted Jilin. She's too, just too there. Mahigpit ang hawak sa kumot na nakatabing sa katawan. She then saw a cloud of lust in his sweltering eyes amidst his anger. Pinanghinaan siya ng tuhod. Get out of my room! Utos niya at nawala ang tapang sa kanyang boses. Binalot ng matinding tensyon ang buo niyang katawan. Please get out for... Nagtagi sa mga bagang ng lalaki bago siya nito iniwan at pabalibag na sinara nito ang pinto ng kwarto niya. Dali-dali nagbihis si Isabel at mabilis sa lumabas ang bahay. Hindi na niya hinintay si Four at sumakay na lamang siya ng tricycle patungong Legends. Paano nga naman pupunta sa resort ang lalaki sa ganong itsura ng buhok? Magtatanghali na ng araw na yon nang makatanggap ng tawag si Isabel mula sa kanyang ama. Nangangamusta to? How's married life, anak? Anak? Hindi niya matandaan kung kailan siya huling tinawag nito ng ganun. Okay lang naman ho, Dad. Is your husband treating you well? Natigilan siya. Yes, Dad. Pagkuwat ay mahinang sagot niya makaraan ng ilang saglit. Look, I'm sorry kung hindi kita na alagaan dito, Isabel. I promise I will make amends. I have money in the bank at baka makatulong yun para... Dad, hindi niyo na ho kailangan gawin yan. Bayad na ho ako sa lahat. Biginagay ko na kay Jilin dito ang natitirang balance ko. Jilin? Paanong... Nandiyan si Jilin? Bakas ang pagtataka sa tinig ng matanda. Yeah, I paid her last week. Sabi niya sa kanya ko daw ibigay ang pera. Biling daw ni Tita Roxanne. But Jilin is supposed to be in New York for some modeling training. May kadil siyang agent ro na magdadala sa kanya sa Paris next month to join a modeling competition. Pagbibigay alam nito. At kung nabayaran mo na pala siya, bakit pa ako kinukulit ni Roxanne tungkol sa balance mo? I don't think may alam dito ang madrasta mo, anak. Maring napamura siya at nasapo niya ang ulo. I think she cheated me, Dad. I'll tell Roxanne about this. I will call you again later, okay? Nanginginig ang boses niya. Okay. And Isabel, don't do anything harsh, alright? Alam na alam pa rin ng kanyang ama ang ligaw ng bituka niya. Sige na ho, mag-uusap pa kami ni Jilin. Namumula siya sa galit na lumabas ang restaurant. Iginala niya kagad ang tingin sa paligid at mabilis siyang naglakad sa buhanginan na mahagip ng kanyang mga mata ang hinahanap. Jilin! Nagangat ng mukha ang babae mula sa pagkakadapa sa beach towel at sobrang tan ang kutis nito. What did you do with my money? Kaagad na kasigo niya nang makalapit dito. Nagmaang-maangan to. Ano bang pinagsasasabi mo? I told you. Baras itong dinaklod sa braso at itinayo. You tell me the truth right now. Banta niya. Sabi ni Daddy wala daw alam si Tita Roxanne na narito ka ngayon. Sabihin mo, inutos nga ba niyang ibigay ko sa iyong pera? Tumawa naman ito. Nobody saw you give me the money to me. You idiot. Wala rin tayong pinirmahang anumang papeles. Nanunuyang tugon nito. You're so evil, Jilin. Nanginginig sa galit na usal niya. Matindi ang ginagawa niyang pagpipigil sa sarili na saktan ito. Kuyuma mga kamay na tinalikuran niya to. And you're so pathetic, Isabel. Pahabol pa ni Jilin. Mas miserable pa rin ang buhay mo kaysa sa akin. Tumawa to ng malutong pa sa sitsarong bulaklak. At muli siyang humarap dito. Miserable pala ha. Pinakawalan niya ang kamao at tumama yun sa ilong ng hitad. Bumagsak to sa buhangin. How dare you hit me? Tilinito habang sapo ang ilong. You ruin my face! Para yan sa lahat ng inago mong pag-aari ko. Patiim niyang sabi sa kamuli itong tinalikuran. At matagal lang ruin talaga yung face mo. In denial ka lang lagi, gaga. Parting words pa niya bago to layasan. Nanakit ang ulo pumasok si Isabel sa opisina ng Legends. Inabutan niya ron sina Alan at Four.
Maayos ang gupit ng asawa niya. Krukat ang buhok nito na lalong nagpaaliwala sa gwapo nitong mukha. She sat on the couch and feeling defeated and weakened by so many battles. And yet, she still had to fight the war. Sabay pang tumabi sa kanya ang dalawang lalaki. Sensing her predicament. Walang inito si Tita Roxanne na ibigay ko kay Jillian ng pera. Pahayag niya. Nobody knew na nandito siya ngayon sa Pilipinas. And she will deny to everybody that I gave her the money. Wala nga naman akong witness o ebidensyang binayaran ko na nga siya. Napatayo ang kuya niya. Mapapatay kong babaeng yan. Humaplo sa kanyang likod ang isang kamay ng asawa. We will settle this out, okay? Pangalo nito. I will find a way, I promise. Take me home, please. Pakiusap naman niya. Chapter 6. Inihatid ni Far si Isabel sa kanyang silid at hindi siya nito iniwan doon. Umupo siya sa silya sa harap ng dresser. I can't believe this is happening to me. Naiusal niya. Hindi na niya napigil ang pagtulo ng luha. Sweetheart, everything is going to be alright, I promise. Masuyong sabi nito at niyakap siya. Don't cry now. Tinukod nito ang isang tuhod sa sahig and he gently pulled her head closer so he could kiss her forehead. He stared at her eyes while cupping her face. At unti-unti nitong inilapat ang mga labi sa mga labi niya. He was kissing her gently at first but she responded fiercely. She gripped his nape and pressed her mouth to his. Mabusok at mainit ang pag-aalipin ngayon ni Four sa kanyang bibig. He darted his tongue inside her mouth, teasing her and teasing her. Hinila siya dito patayo. Hinigit niya ang hininga nang humaplo sa mga kamay ng lalaki sa magkabila niyang braso. Pataas sa kanyang mga balikat. He gently turned her around so her back was facing him. Malayang pinaglakbay nito ang mga labi sa kanyang likod and kissing and licking every inch of her skin. While slowly removing pulling her shirt from her body. Marin siyang napapikit nang tanggalin nito sa pagkakahok ang kanyang bra. Naramdaman niya ang paglapat ng mga kamay nito sa kanyang mga dibdib habang ang mainit itong labi ay hinahalik-halika ng leeg niya. Saglit siya nagmulat ng mga mata at nakita niya ang ginagawa nila ni Force sa salamin ng dresser. He was touching her and kissing fervently and she was giving in. Like a flower desperately waiting for the rain amidst the hot and dry summer. You're a virgin. Ani mo'y di makapaniwalang nasabi ng asawa nang humupa ang init na pinagsaluhan nila. Kapwa sila nakahinga sa kanyang kama at nakatitig sa kisame. I don't sleep around for. Tumagilid to ng higa at humarap sa kanya. Hindi kailanman naging mababa ang tingin ko sa'yo, Isabel. Ipinaling nito ang mukha niya. Look at me, sweetheart. Puno ng pagsuyong sabi nito. Tumingi siya sa mga mata nito. Those deep, intense eyes na unang bumighani sa kanya noon. There was something in his eyes in the way that he was looking at her now. It was yearning yet so gentle and pure. We just made love, Isabel. He gently caressed her cheek. That means there must be something special between us. There is nothing special between us four. Muli siya tumingi sa kisame. It was just sex. Kapwa tayo may pangangailangan physical at pinunan lang natin yun. Isabel, please leave my room. I want to be alone. He sighed as he got up from bed. Nang makapagbihis ay dinampaan siya nito ng halik sa labi at saka iniwan na siya ron. Kinagabihan ay muling tumawag ang kanyang ama. Hindi nga raw alam ni Roxanne na nasa Pilipinas si Jiren at lalong hindi nito ibinili na ibigay niya ang pera sa anak nito. At hindi lamang yun, pinaratangan pa siya na nagsisinungalin. Dad, this is enough. I won't let them treat me like garbage anymore. Aayusin ko to anak. It's about them time. Mag-imbestiga ako sa restaurant. May narinig na ako bulong-bulungan noon. I was just in denial but I'm afraid that nagsasabi ng totoo si Roxanne this time. Wala talaga siyang alam na pumunta dyan si Jillian. So that explained why hindi sa mga kamag-anak sa Pangasinan nakastay ngayon ng stepsister. Isabel took a deep breath. Alam niyo naman kung hindi totoong nagnakaw ako ng pera sa kanila sa restaurant, Dad. I know, Isabel. And I'm sorry, hindi kita pinaniwalaan agad. I was just too blinded by my stupid love for Roxanne. But this has to stop now. I can't stand her myself anymore.
I'm filing for a divorce sa lalong madaling panahon. She broke the silence. I love you, Dad. Hindi rin niya matandaan kung kailan niya ito huling nasabi sa ama. I love you too, darling. You try not to worry anymore, okay? Daddy will take care of everything now. Okay? Thank you. Lumabas siya ng kwarto at tumuli sa kusina at may luto ng mga pagkain doon. Nagluto pala siya ng kanyang asawa. Tumingin lang siya sa mga nakahain sa mesa. Matagal siya nakatayo ron pagkatapos ay pinawalan na niya ang panggigigil. Napahawak siya sa gilid ng mesa. God, how could I be so stupid? Bakit ako naniwala agad sa babaeng yun? I should have known better. Di na niya napigil ang maibulalas. Hey, kanina pa pala rin si Four. Nakatayo sa likuran niya at tumakbay ito sa kanya. Don't call yourself stupid. Hindi mo lang talaga alam kung hanggang saan ang kasamaan ng mag-inang yun. Nabasa kang boses niya. Papupunta lang pala sa wala ang pagpapakahirap kong to. At napamura siya sa sarili to think na ang tindi ng ginawa niyang pagsasakripisyo upang mabayaran lamang ang natitirang utang niyang yun. She got married, for Christ's sake, and now she even lost her chastity. Ano pa ang pwedeng mawala sa kanya? God, not my heart, please. Kung sisingilin ka ulit ni Roxanne, we will pay her, okay? Paano? Nagamit mo na lahat ng perang hiniram mo kay Travis sa pagpapaay sa resort, pati na savings mo. Lalapit ako sa parents ko. Hindi nila ako tatanggihan. Ako lang naman itong ma-pride masyado. Humala siya sa pagkakaakbay nito at umupo sa silya. You don't have to do that, alright? Isabel, you're my wife at hindi kita maaring pabayaan. Alam natin na marriage for convenience lamang to, for. Paalala niya. Yes, but what? Dahil may nangyari na sa atin? Pakiramdam mo ay obligation ka na sa akin? That's not it. Umuputo sa tabi niya. Ayoko lang nahihirapan ka o nasasaktan. I care about you, Isabel. Nagkatitigan sila at nang kumalam na ang sikmura niya ay tila iyon ang naging hudyat upang maputo lang pagtitigan nila. Iniiwas niya ang tingin sa lalaki. Kumain na tayo. Napaamin ko rin siya. Balita naman ni Alan kay Isabel kinaumagahan. Pinuntahan siya ng kapatid sa bahay ni Four. Her husband advised her na manatili na lang muna sa bahay at magpahinga. Hindi naman siya tumanggi. In her state of mind, hindi nga siya capable na magpatakbo ngayong araw ng isang restaurant. What did you do to her, kuya? You tortured her? Tumawa to. Hindi masyado. He joked. Tinakot ko lang siya at sinabi kong may kakilala akong PNP General at kaya kong ipahold ang passport niya para hindi siya makalis ng Pilipinas habang iniimbestigahan ang pagsisinungaling niyang wala siyang natanggap na pera mula sa iyo. Bilib na siya sa utak ng kapatid pero mas bilib siya sa intimidating power nito. Alan may be as a cutie as a boy next door but he has this look in his eyes na menacing ang dating. Kaya nitong patiklupin kahit tigre. She told me na kailangan niya ng perang pambayad sa kanyang agent na magdadala sa kanya sa isang modeling competition sa Paris next month. Naggastos niya ang perang bigay sa kanya ni Tita Roxanne para doon so she thought of this scheme para magkapere siya. She lied about the training in the New York. Ginawa niyang alibay yon sa kanyang ina para makauwi siya ng Pilipinas. I let her talk to her mom on a speakerphone para marinig ko lahat ng usapan nila. Ayun, umamin na rin siya kay Tita Roxanne at syempre, abot ng piyerno. Estilangit ang galit nito sa anak. May nilabas tumula sa bulsa ng pantalon. Nakarecord dito lahat ng usapan namin. Nakangising dugtong nito, tossing the small voice recorder in the air. She caught the gadget with her hand. Dapat pumasok ka na lang sa NBI bilang agent, kuya. Aniya na tumatawa. Kinatanghalian ay tumawag ang kanyang ama at may napaamin daw itong isang tauhan sa restaurant na kinasapakat ni Roxanne para palabasing nagnakaw siya. Tulad ng kanyang kuya ay tinakot din daw ni Mr. Asturia ang empleyadong iyon para mapaamin. Nang kinumpronta nito ang asawa, hindi to kagad umamin. Ngunit nang sabihin dito ng kanyang ama na idideborsyo na nito ang babae, she broke down and confessed everything. Roxanne was a compulsive spender and gambler at may mga pinagkakautangang mga tao kaya napagdiskitan siya nitong kwartahan. But my decision is final. I'm going to divorce her. Good! Tuwang-tuwang sabi niya. Ibinalita niya rin sa ama ang latest development tungkol kay Jilin. But I'm afraid na hindi na natin mabawi ang pera mo kahit idemenda pa natin si Roxanne.
palugi na ang kawali and she's filing for bankruptcy anytime now. It doesn't matter now, Dad. Ang importante, malinis ang pangalan ko. So, kailan ang kasal niyo ni Four sa church? Hindi niya alam ang isasagot. Hindi pa ho namin na pag-uusapan, Dad. Pagkuway na sabi niya. I see. Basta, umpisan ko na ang magpapayat para hindi naman mukhang butete ang ama mo habang inihatid ka sa altar. Tumatawang saad nito. Tinagabihan, pag-uwi ni Four ay may daladala itong isang bouquet ng assorted flowers. For you? Parang nahihiya pang sabi nito sabay abot kay Isabel ng mga bulaklak. He then gave her lips a quick soft kiss. Thank you. Ani at inamoy ang mga bulaklak. Bakit mo ko binibigyan ng flowers? Hindi niya naiwasang itanong. I was in downtown tapos napadaan ako sa tapat ng isang flower shop. I saw those pretty flowers on display. And I thought of you. A boyish smile was painted on his face and she found him the cutest thing in the world. Four? Tumikim siya at pinaling ang tingin. You don't need to be extra nice to me nang dahil lang sa may nangyari sa atin kahapon. Tinalikuran niya to. Hinding-hindi yata siya magiging komportable pag-usapan ang naganap sa pagitan nila. Not that nagsisisi siya. Because as strange as it may seem, wala siyang madamang regret sa nangyari. That moment was beautiful and she would treasure it. Kung may kaunting disappointment man siya ay bungay ng sitwasyong kinalalagyan niya. Ang sitwasyong naglagak sa kanya sa arrangement nila ni Four. Kung sana lang ay normal sila mag-asawa na nagmamahalan, pinasigla na niya ang tono ng boses. Nagluto nga pala ako ng dinner. Naglinisin ako ng buong bahay. Aniya saka humakbang na mabilis patungo sa kusina. You were supposed to be resting, sweetie. Concerned na paalala ng lalaki habang nakasunod sa kanya. Nakakabagot ang walang ginagawa eh. Tahimik sila nagsalo sa pagkainan, mayat-maya ay nagtititigan at nagkakangitian. Saka sabay rin silang yuyuko at ibinabalik ang atensyon sa pagkain. Hinintay niyang purihin ni Four ang mga niluto niya ngunit nabigo siya. Ang latest na balita ni Isabel galing sa ama ay nag-away raw sina Roxanne at Jilene. Wala raw nagawa ang kanyang stepsister kundi ipadala ang pera sa ina nito dahil meron talaga itong utang na babayaran. At ang resulta, hindi na matutuloy sa pari si Jilene. Nailip na rin daw ni Roxanne ang termination niya. Pinalabas na laid off na lamang siya, meaning wala nang mansya ang kanyang employment background. Tuloy pa rin ang pakikipag-diborsyo ng matanda sa asawa nito at balak na rin ibenta ang ng babae ang kawali at magretiro na lamang sa Pilipinas. Nasa La Union pa rin si Jilene, patambay-tambay sa resort at lagi nagbibilad sa ilalim ng araw. At talagang malaki yata ang tama nito kay Four. Nagpapapansin pa rin ito sa lalaki. Ayaw ng patulan pa ito ni Isabel. She was a hopeless case anyway. Kahit bugbugin pa niya ito ay hindi na ito magbabago. Sinong sinisilip mo dyan? Sinta niya sa kapatid nang madatnan niya ito sa porch ng opisina ng resort. May sinisilip ito sa telescope. Our stepsister. Hinila niya ang tenga nito. Pati ba naman ikaw may pagnanasa sa babaeng yan? Ibinaba ni Alan ng telescope. She's in a fragile state of mind now, Isabel. Ayaw siyang pawiin ang kanyang ina sa LA at wala na siyang kakampi. Naaawa ka sa kanya? Di makapaniwalang bulalas niya. Well, she's just a victim of poor parenting. Bata pa siya nang maghiwalay ang parents niya at wala namang magandang itinulot sa kanya ang mga to. Kundi ang pagbigyan siya sa kanyang mga luho. Di pa rin excuse yan para maloko siya ng tao. Right, sang-ayon nito. Maybe that's why she's always envious of you. You've always been brave and strong. Kung gusto mo ang isang bagay, you go and work for it. Hindi mo daw basta hinihingi lang. Hindi niya alam na gano'n ang pagtingin sa kanya ng kapatid. I'm always proud of you, you know? Anita sabay hapdos sa kanyang buhok at yumakap naman siya rito. Thanks, kuya. Pagbalik niya sa restaurant ay may isang malaking bouquet ng red roses na naghihintay sa kanyang office doon. Galing daw kay Four. Hindi niya naiwasan ni Isabel ang mapangiti habang inaamoy-amoy niya mga bulaklak. Magtigil ka, saway niya sa sarili. Hindi siya dapat maapektuhan ng mga extra sweet gestures ng kanyang asawa. And God, masalong hindi siya dapat masanay. Panay ang pagtatangka niyang pag-iwas sa lalaki mula nang may nangyari sa pagitan nila. Hindi niya ito gustong awayin. She just wanted to treat him as coldly as possible, but she failed miserably.
Parang mas naglapit lang sila ng kanyang asawa sa isa't isa dahil sa nangyari. Although hindi sila nila na pag-uusapan pa yon. Natatakot siya because she knew deep inside her. Iba na gusto niyang maramdaman para kay Four. O matagalan niyang nararamdaman yun at ayaw lang niyang umamin. Uli na bang lahat para pigilan pa niya ang damdamin niya? No. Wala sa plano niya ang mahulog ang damdamin sa lalaki at hindi tama yun. Masasaktan lamang siya sa huli kung pagbibigyan niya ang nais ng kanyang puso. Isang taon lamang itatagal ang kasal nila ni Four at maghihiwalay din sila. Pareho nilang babalikan ang kanikadilang dating buhay bago sila nagpakasal. Isa pa? Walang special na nararamdaman ng asawa sa kanya. He had sex with her, that was it. Naisubsob na lamang niya ang mukha sa mga palad. Isang linggo ng umaga ay nagulat ng mag-asawa nang pumaroon ang ina ni Four. Kasama nito si River at gusto raw dalawin ng mga to ang newly renovated resort. Where's the baby's room? Gusto ko makita. Excited na sabi ni Mrs. Serona. Naglakihan ang mga mata ni Isabel at Four. Ma, wala pa hang laman yun. Wala kayong makikita dun. Pigil ang lalaki rito. Dapat inumpisan nyo na i-decorate yun ngayon pa lang. Saka na lang huma, sabi niya. Sumunod sa kanya si Four nang magpunta siya sa kusina upang maganda sa merienda. I think we better lock your room. Mahirap nang magpilit pumunta nun si Mama. Mahinang sabi nito. Saan ako matutulog? Kumunod pa ang noon niya. Sa tabi ko, saan pa? Pigil niya ang paglakas ng boses. Four, what's wrong? Tabi tayong natulog nun sa Cairo, hindi ba? Well, yes, pero hindi pa tayo nun. What? Pigil tong umiti. Bakit di mo ituloy? At pinandilatan niya to. Alright. Niharap siya nito at ipinilupot ang isang braso sa kanyang bewang. There will be no monkey business in bed, I promise. So please, pumayag ka ng tabi tayong matulog. Mahirap nang mabuking tayo ng mga bisita natin. Oo na, pagpayag niya. Sumama sa resort ng araw na yon sina Mrs. Herona at River at napagkatuwaan nilang magbabad sa bar ng restaurant nang sumapit ang gabi. Sa buong pagkakataon magkasama silang apat, hindi bumibitaw sa kanyang kamay si Four at naroon pang nakaakbay ito sa kanya. Nakapulupot ang braso sa bewang niya. Iposas mo na lang kaya ako sa kamay mo. Pabiru niyang bulong dito habang nanonood sila ng bandang kasalukuyang pineperform ang kantang The Way You Look At Me. Magkatabi silang nakaupo at nakahawak sa kamay niyang asawa, his long fingers intertwining with hers. She saw him grind under the dim lightings. I like that. It's kinda sexy and... Inilapit ito ang bibig sa tenga niya. Kinky. And gave her earlobe one tiny bite na tila nagpayanig sa paligid niya. Pinigil niya sariling siksikuin ng asawa. Inirapan niya lang ito. Let's dance? Yaya nito. At bago pa siya nakatanggi, itinayo na siya nito at iginaya sa dance floor. Akala ko ba no monkey business? Mahinang paalala niya habang maraan sila na nagsasayaw. I said in bed, sweetie. Malapad ng ngiting tugon nito. We can be intimate outside our bedroom. Lalo nitong idinikit ang katawan sa kanya. Sorry but I just can't resist you. Ang sabihin mo nagsiselos ka pa rin kay River kaya pa rin display mo sa kanya ng affection sa akin. Nangingiti niyang kantsaw. Four, lilinawin ko lang ha. Wala akong gusto sa pinsan mo. Nagagapuan lang ako sa kanya. Nabigla itong napaigtad. Nag-vibrate yata ang cellphone sa bulsa ng pantalon nito. Ginamit ito ang isang kamay para dukutin yun at buksan. Nabanaag niya ang pagkunot ni Onito sa nabasang text message doon. Kumalas ito sa kanya. May pupuntahan lang ako saglit at babalik din ako. Saad nito at inihatid na siya sa kanilang mesa. Nagpaalam din ito sa ina at sa pinsan at may 40 minutos bago ito bumalik doon. Sorry about that, ani Four sa kanya. Napansin niyang nagpalito ng damit. Basa rin ang buhok nito. Duda siya na napatingin ito sa kabuuan ng asawa. I took a quick shower. Pawisan na kasi ako. Maikling paliwanag nito. Isabel smelled something fishy. Call it a gut instinct, or better yet, a wife instinct. Chapter 7 Finale. Ang sarap magluto ng misis mo, Four. Jackpot ka talaga sa kanya. Nakangiting puri ni River.
habang nasa pagkainan sila isang tanghali. Thank you. Nakangiti rin sabi ni Ford dito. Nagngiti naman sila ni River. Nahuli ni Isabel na kumulimlim ang mukha ng asawa. Aba, sorry na lang to. Sa natuwa siya sa compliment ni River eh. Buti nga pinuri siya ng binata. Samantalang si Ford, lamon na lang ng lamon ng ginagawa. Ang dami niyang niluto para sa tanghalian. And it took her a long time to cook the food one by one. At hindi siya nagpatulong kay Mrs. Serona. Kahit ano pang ipilit nito, nainis tuloy siya. Hindi yata impress ang asawa niya sa mga niluluto niya. Ngunit nagulit siya pagkatapos sila na makakain. Nagpresenta si Ford na ito ang maghuhugas ng pinggan. Nakaupo lang siya sa harapan ng kitchen table. Habang pinapanood ito sa ginagawa, lumingon ito sa kanya. What? Nagtataka ngunit nakangiting sita nito. Nothing. Nakangiti rin sagot niya. Masama bang panoorin ko ang mister ko habang naghuhugas ng pinggan? Nangalimbaba siya ng mesa. Ibinalik nito ang atensyon sa lababo. Huwag mo akong masyadong titigan. Di ako makakonsentrate. At tinawanan lang niya to. Seryoso to nang muling magsalita. Would you want a secret house helper? Ayokong mahirapan ka sa mga gawaing bahay dito. 4. Sanay ako sa mga gawaing bahay. Tanggi niya. Saka hindi tayo pwede magkaroon ng ibang housemate. Baka mabuking ang sikreto natin. Pero huwag ka lang masyado magpapagod, okay? Next time na magluto ka ulit ng ganun karami, let me help you. Natouch siya sa concern nito. Okay. Nang gabing iyon ay nagkayayaan sila na mag-night swimming. Nasarapan sila ng bonfire at masaya nagkukwentuhan. Nakikinig lamang siya sa mga kwento ng kanyang Kuya Alan tungkol sa mga kalokohan nito nung high school. Tabi silang magkaupo ni Mrs. Serona at nasa harapan niya naman si Ford. Malay pinagmasdan ni Isabel ang asawa. The illumination of the fire between them was making his face more gorgeous and sensual. Napangiti siya ng humalakhak ito na malakas dahil sa kwento ng kanyang kapatid. Gosh, she was already so fond of him. She found it so cute and boyish the way he slants his eyes and wrinkles his nose. She loved his confident and friendly voice, his bright smiles, his dynamic laughter and his fresh manly scent, his searing touch and intense kisses. Nahuli naman itong nakatitig siya dito at huli na para magbawi pa ng tingin. Saglit na napagkit ng kanilang mga mata sa isa't isa. Tinapunan siya dito ng isang matamis ng ngiti. Ngumiti rin siya dito at muling binalik ang tingin sa kuya niya na wala pa rin patid sa pagdaldal. Nang tumunog ang message alerto ng kanyang cellphone sa tote bag na katabi niya, isang video ang nareceive niya mula sa isang hindi kilalang numero. Napasingip siya sa nakitang laman ng video clip. It was Chilen. She was laying down in the sand at kasama si Four. Basa pareho ang mga to at naghahalikan sa gilid ng dagat sa liwanag ng bilog na buwan. Nagangat siya ng mukha at tinignan ng mga kasama. This time si Four na ang nagkukwento. Matama naman nakikinig dito ang dalawang lalaki at ang katabi niyang biyanan. Nanginginig ang kamay na binalik niya sa bagang cellphone at palihim na tinignan ng matalim si Four. Alam niya, kinuna ng video ng nagdaang gabi habang nasa restaurant sila at tumalis saglit ang lalaki. So, si Jillian pala ang nag-text dito. At ang mahal niyang asawa, nagmamadali pang umalis upang puntahan to sa gilid ng dagat. That explained the wet hair. He was having wet and wild sex with her stepsister on the beach. Oh my God, nagdagumpay pala si Jillian sa pangaakit kay Four. At ang balasubas, nagpaakit naman. I know knows kung gaano na siya katagal na niloloko ng mga to. Napahagat labi si Isabel, trying hard not to burst in tears. Pilit siya nagpapakahinahon hanggang sa makauwi na sila sa bahay. Sa sarili niyang kwarto siya tumuloy matapos mag-shower at magbihis ng pantulog. Kumatok doon si Ford nang hindi niya buksan ang pinto ay pumasok ito roon. Sweetie, anong ginagawa mo dito? Mabini nitong tanong. Dito ako matutulog. Malamig yan tugon. Lumapit sa kama. Bakit? Nag-usap na tayo tungkol dito, hindi ba? Paalisan si mama sa isang araw, so please bear with me. Ayaw kong tumabi sa'yo. Kadiri ka. Mariin niyang sabi. Alright. He sat on the edge of her bed. What's the problem? Kanina ka pa walang kaibo sa beach. Itinulak niya ito palayo. Kailangan mo na makakatabi sa kama. Eh di puntahan mo si Jillian. Binato niya sa higaan ng cellphone na dinampot niya mula sa bedside table. Isabel, nagbugat to ng hangin. Okay, what is this? Nagmamaang-maangan ka pa?
Alam ko ng Dylan kung bakit ka umalis sa restaurant kagabi. Pinuntahan mo si Jalan sa beach and you? Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil napaiyak na siya. Muli itong lumapit sa kanya. Please don't cry, sweetie. Alright, I admit si Jalan nga ang nag-text sa akin at pinuntahan ko siya. But it's not what you think. It's in there and I saw it. Itinuro niya ang cellphone sa kama at tumayo siya. And don't you even try denying it, you bastard. Isabel, calm down. Baka marinig ka ni na mama. Tinangka siyang yakapin ito ngunit pumalik siya. May gusto ka ba kay Jalen? Kastigo niya. Tell me, may nararamdaman ka ba sa kanya? Wala akong espesyal na nararamdaman para sa kanya, Isabel. Giit nito. Kung ganun, sex lang pala ang habol mo sa babaeng yun, ha? Four, I can give it to you and all you have to do is ask. Kasi naman iniiputan mo ang ulo ko ng ganito kaaga. Utang na loob, bigyan mo naman akong kahit konting kahihiyan. Isabel, please listen to me. I hate you. Asik niya at nilisan niya ang kwarto at nagtuloy-tuloy sa labas ng bahay. Nagulat si Alan nang pagbukas ng gate si Isabel. Luhaan siya at nanginginig. God, Isabel, what happened? Nagtataka at nag-aalala ang tanong nito habang iginigiya siya papasok ng bahay. Can I sleep here, kuya? Pinaupo siya nito sa sofa. Ano ba nangyari? Gabing-gabi na ah. Tumabito sa kanya at tinagad ang gulong-gulong buhok niya. Napayakap siya sa kapatid at umiyak ng umiyak sa balikat nito. Nag-away ba kayo ni Four? I don't know kung dapat ko nga maramdaman to, kuya. But I found out that he was sleeping with Jalen. What? Kumalas siya dito at pilit pinatigil ang sarili sa pag-iyak upang maihag ng maayos ang problema. Alam kong hindi titigil si Jalen hanggat hindi napapasa kanya si Four. At matagal na rin may duda kung gusto rin siya ng asawa ko. Then, earlier this evening may nag-send sa akin ng video nilang dalawa. Nagahali ka sa beach. It was last night when Four left us in the restaurant. Nung nasa Amerika si Isabel ay wala siyang shock absorber. Mag-isa niyang hinaharap ang mga problema. But now, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib kung hindi niya mailalabas lahat ng hinanakit. I know it's crazy. Alam kong wala akong karapatang magalit dahil sa papel lang naman kami mag-asawa pero... Muli siyang napaiyak. Isabel, I don't know what to think about this. Wala rin akong karapatang panghimasukan ng personal na buhay ni Foy. Kahit pa sabihin magkaibigan niya kami. Pero dapat naman sana binigyan ka niya ng kahihiyan. Paano kung ikinalat ni Jalen ang video na yan? Ngunit alam niyang hindi ang kahihiyan o reputasyon niya ang masisira ang dahilan kung bakit masama ang loob niya ngayon. It was definitely beyond that. Na makarating nig sila ng tunog ng doorbell, malakas ang kutob niyang si Four iyon. Huwag mo siyang pagbubuksan. Aniya sa kapatid, kailangan niyo mag-usap. Gate naman nito. There's nothing to talk about. Muling tumunog ang doorbell at bago pa niya napigilan ng kapatid ay lumabas ito ng bahay at mabilis siyang sumunod dito. Narinig nila ang boses ni Four mula sa labas ng gate. Isabel! Alan, please open the gate! Umalis ka na. Sigaw niya rito at may 7 meters ang layo sa gate. Pinagduduro niya to. I don't want to see you anymore. Magpapaliwanag ako. Ayoko makinig sa anumang kasinungalingan mo. How dare you to have sex with me? While kinakalantari mo pala ang stepsister ko. Napamulagat ang kanyang kapatid. He slept with you? Di makapaniwalang paniniguro nito. Huli na upang bawiin pa ang lumabas sa mga salita mula sa kanyang bibig. That's it! I'm going to kill him! Galit na bulalas ni Alan at mabilis at tinungong ang gate. Pero mabilis siyang naharangan ito. Kuya, please don't hurt him! Ngayon lamang niya nakitang galit na galit ang kapatid at nanlilisik ang mga mata nito. Walang yaka, Four! Bulyaw nito sa kaibigan. Hindi mo na iginalang ang pagkababae ng kapatid ko! He tried showing her away from the gate. But she stood there firmly. Ayaw niya magkasakitan ng dalawang lalaki. Alan, nagkakamali ka! Tanggi naman ni Four. Four, umalis ka na! Sigaw niya rito. Just please, listen to me first. Magsusuma mo ng asawa. Papasukin mo siya, Isabel. Maring sabi naman ni Alan. Papasukin mo siya nang mapatay ko ang gagong yan. No! Tanggi niya at sabay malakas at tulak sa kapatid. For please, nakikiusap ako, umalis ka na. Lalay ang mga balikat na naglakad ito palayo. Nagpupuyos pa rin sa galit si Alan.
He grabbed her hard on her arm at hinila palayo sa gate. Hinawakan nito ang tarangkahan. Kuya, stop! Pigil niya. Hinila niya ang kamay nito, ang braso, ang damit at para lang mapigilan. Please, wag mo siyang sasaktan. Mahal ko siya. Natigilan nito. Actually, kapwa sila natigilan sa mga katagang hanula sa bibig niya. What did she just say? Oh my God, I do love him. May nausal niya at muling tumulo ang luha niya sa katotohanang natuklasan mula sa kanyang damdamin. Nangihinang napaupo siya sa sementadong paanan ng gate. Naibasmasa naman si Alan. He gathered her in his arms and tried comforting her. I'm sorry. Ilang saglit din siyang umiyak ng umiyak sa mga bisig ng kapatid. Hindi ko naman sinasadyang mahalin siya, kuya. It just happened. Kaya nagawa ko isuko sa kanya ang sarili ko. Mahal ko na pala siya nang di ko namamalayan. Ano nang gagawin mo ngayon? Tanong nito at pinahid ang basa niya mga pisngi. I don't know. Sagot niya sa biiling. Mahal ko siya pero hindi ko alam kung makakaya ko pang maniraan sa iisang bubong kasama niya. Knowing na may iba siyang ginagalo na babae. Alam kong wala akong karapatan sa kanya. Pero nasasaktan pa rin ako, kuya. Sumingot siya at nagbahid ng mga mata. I know, baby. And I'm really sorry. I wish I can do something to make you feel better since ikamamatay mo naman ang totodasin ko si Four. Hinapas niya ito sa dibdib. Papatayin mo ba talaga siya? Pumalas siya rito at sumandal siya sa gate. Tumawa ito. Bubugbugin lang. Alam mo namang parang kapatid na ang turing ko sa gagong yun. Sumandal din ito sa gate. Isabel, I know there is an explanation to this Jelen's issue. Napasimangot siya. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Ano ba talaga ang nasa video? Naghahalikan nga sila. Tapos, putol yung video eh. Alam naman natin ang kasunod ng eksenang ganun, di ba? Isabel, maaring dinaya lamang ang video na yun. Napakamot sa batok si Alan. Kailangan ko naman yatang takutin ang babaeng yan para mapaamin. Kinabukasan, hindi pa sumisigat ang araw ay nagpa siya nang bumangon mula sa kama si Isabel. Hindi siya nakatulog ng nakaraang gabi at magdamag na pabaling-baling siya sa higaan at magulong isip. Kumuha siya ng mga barya sa isang cookie jar sa kusina at lumabas ng bahay upang bumili ng hot pandesal sa kalapit na panaderya. Pabalik na siya nang mamataan niyang nasa harapan ng gate si Four. Nakapamulsa ang dalawa nitong kamay. Gulong buho katulad niya ay nakasuot pa rin ng pajamas. Nagdadalawang isip siya kung lalapitan ba ito o hihintayin umalis bago siya bumalik sa bahay. But it seemed like he felt her presence from a distance. Unti-unti itong lumingon sa kanya. Nangangalumataan lalaki talatang hindi rin nakatulog gaya niya. Ilang sagliti na parang nakikiramdam sila sa isa't isa bago itong umiti ng matipid sa kanya. Sabay taas ang isang kamay at bahagyang kumaway. Tungo ang ulong lumapit siya at tumigil siya isang metro mula rito. Isabel, please sweetheart, nakikiusap ako. Makinig ka sana sa mga paliwanag ko. Pagsusama mo nito. Wala ka dapat ipaliwanag for. Nakalimutan ko mag-asawa lang pala tayo sa papel. And I have no right para mga alam kung sino babae ang gusto mong makikama. I didn't sleep with Jelen if that's what you're thinking. Nung isang gabi na nag-text nga siya sa akin na putahan ko raw siya sa beach dahil gulong-gulo ang isip niya and she wanted to kill herself. When I got there, I saw her in the water drowning. Or so I thought. So I rescued her. Brought her to the shore at binigyan ko siya ng mouth to mouth resuscitation. Then she started kissing me and pulling me down. I didn't kiss her back. I was so mad na nasaktan ko pa yata siya sa lakas ng pagtula ko sa kanya. He combed his hair with his long fingers. I didn't know she had a hidden video cam somewhere in the sand. And she tricked me. No wonder putol ang video. Hindi siya makapagsalita at hindi alam ang sasabihin at nakatingin lamang siya sa mukha nito. Please believe me, sweetheart. Malaki respeto ko sa kasal natin at sa iyo bilang asawa ko. And I don't have any slightest desire to sleep with any other woman but you. Humakbang to palapit sa kanya at masuyo nito ang hinawakan ng isang kamay niya. It is you that I want to make love with. Only you. For? Dahil iniibig kita, Isabel. Namilog ang mga mata niya sa narinig. I've never been so happy in my life until I married you. I treasure each day we've shared together. I always love the dishes you cook. By the way, I'm sorry kung hindi ko inapupuri.
Hindi ko lang kasi gustong masanay doon dahil alam ko namang hindi magtatagal ang kasal natin. Ayokong hanap-hanapin kita pag nagkahiwalay na tayo. But still, I will miss you like hell because I've already fallen in love with you and I didn't even know it. Bumalata ang lungkot sa mga mata nito. I want to stay married with you forever, Isabel. Pero kung gusto mo nang kumala sa kasunduan natin, I won't stop you. It's your choice. We can file for an annulment sa lalong madaling panahon. Parang may dumagan sa dibdib niya. You love me but you're willing to let me go? If that's what will make you happy, then yes. Balikan mo ang iniwan mong buhay sa Amerika. Magsimula ka muli. Kontento na ako malaman na namumuhay ka ng masaya kahit wala ka sa piling ko. Inihapas niya sa dibdib ng lalaki ang hawak na supot na naglalaban ng hot pandesal at nahulog yun sa lupa. How dare you say that to me? Bakit alam mo? Alam mo ba kung ano-ano ipapasaya sa akin? Alam mo ba kung saan ko gustong tumira? You didn't even bother to ask, you insensitive jerk. Lito naman ang mga mata ni Foy, ngunit may nabanaag din siyang slight glimmer of hope sa mga yon. It is you, Four. Ikaw ang nagpapasaya sa akin at dito ko gustong tumira. Malapit sa dagat, sa bahay mo, kasama mo habang buhay. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit ko nagawang isuko sa iyong sarili ko? It wasn't just passion or lust. It was love. Isabel, you mean to say, oo, iniibig din kita. Pag-aamin niya. Hindi ko alam kung bakit o kung paano. Basta ang alam ko, parang hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka. Just the thought of losing you makes it so hard for me to breathe. Sapat na ang narinig nito upang yakapin siya at halika ng mariin sa labi. She threw her hands around his neck and kissed him back so lovingly. Umangat ang mga paa niya sa lupa at naramdaman niyang iniikot siya ng ilang beses ni Four habang magkahinang ang kanilang mga labi. Kapwa sila tigib sa kaligayahan ng maghiwalay ang mga katawan. Unang kita ko palang sa iyo noon, dito sa mismo kinatatayuan natin ay nagka-crush na ako sa iyo. Pag-amin pa ni Isabel. She giggled as the memory flashed in her mind. Kaso panira kasi yung pagkabalasubas mo. Nagka-crush din ako sa'yo nung nagbalik ka na galing States. Magtatapat din ito. Dahil maganda na ako, kunwari pagtataray niya. Dahil dalaga ka na, pinisilito ang baba niya. I did find you cute before kahit mukha ka pang totoy. Nene, kaso syempre bawal ako magka-crush sa'yo nun kasi ang bata mo pa. Tumawa to. Ahat, Ali, kayo po yata dyan ang tumatawag ng pangit sa akin. Pang-asal ko lang naman yun eh. Ang pogi mo yata, ngiting-ngiting sabi niya. Muli siyang hinapit ng asawa sa kanyang bewang. So will you still be my wife? Buong-buo siyang sumagot. Forever. I love you. At hinalikan siya nito ng malalim at mas mapusok. Pinastigo ni Alan si Jilen at nagawa nitong kunin ang orihinal na kopya ng video. Hindi naman yun ikalat ng babae. Nagsama pa ng pulis ang lalaki para lamang takutin ang stepsister nito. For the last time ay pinagbantaan nito si Jilen na ipapahuli na talaga to sa pulis kung manggugulo pa kina Ford at Isabel. Makaraan ng ilang linggo, bumalik sa US ang dalaga upang manirahan sa New Orleans kasama ang ama nito. Nabawi naman ang ama ni na Isabel at Alan ang Lexus convertible mula kay Jilen. Pinadala nito iyon sa Pilipinas kahit pag gumastos ng malaki sa customs para lang muling mapas sa kamay ng anak na babae. Nagkahanap pa rin ng buyer si Roxanne para sa kawali. Diborsyada ulit ito sa pangalawang pagkakataon. Naidaos ang church wedding ni na Four at Isabel. Umuwi galing US si Mr. Asturia upang ihatid sa altar ang anak. At sa special na araw na yon, sa buhay nilang dalawa, nalaman ng groom na nagdadalang tao ang magandang bride. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig nina Four at Isabel. Nawa kayo naging joy at na in love. Samahan niyo po kong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.